Good evening, everyone. Habang pinakinggan natin ang ating awitin, Lead Me Lord, Fix My Eyes on You. A few minutes pa ay magsusunod tayo ng ating online prayer meeting. And we need to welcome everyone. And we need to tell others about our online prayer. Pray ng Panginoon for our last online prayer meeting for the year 2023. Lead me, Lord, to forgive and to give, to lend a helping hand to my sisters and brothers. Lead me, Lord, to be faithful and serve for you, please, and be a blessing. We want to welcome Brother Moses and also Danny. We want also to welcome our workers, Ati Kitty, Ati Emmy, and Ati Melia. To each one of you, may God bless you and also featured. Ayun po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Si Teacher Art, kasama rin natin. Morin ang Panginoon. At in 2 minutes, ay magsisimula po tayo. Fix my eyes on you. Mend this earthly thought and fill this empty heart. Okay, winiwalkan din natin. Ati Mori, welcome. Good evening po, Ati Mori. Welcome. Ati Eva, welcome to our online. Also, we want to welcome Ati Grace. Good evening. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Anyway, meron po tayo special thanks sa advance din yan. So, muli na Panginoon, natin ay nagpapasalamat sa Diyos. For tonight, our last online prayer meeting for the year 2023, and now we have alright, in 2 minutes po ay magsisimula na po tayo. And we want to welcome also Brother Oliver. Welcome, welcome Brother Oliver sa ating online prayer meeting. Once again, I just want to tell that this is our last online prayer meeting for the year 2023. And God is so good and faithful in us. At tayo ay naman niya sa loob ng isang yung buong taon ng 2023. Tayo po ay pangungunahan ngayon po sa ating ating pong facilitator for tonight.
ay pangunahan po tayo. Ang ating facilitator for tonight is si Preacher Boy Saliente at ang magbabasa ng ating pong scripture ay walang iba kundi si Kapsat Danny at ang manalangin ng pagpupuri ay si Brother Moses at tayo ay aawitan ni Ate Pichi at tayo ay magbabahagi ng short devotion ay si Preacher Edgar. Tayo ay alright, so we still have already 8:06 at tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Yeah, si Preacher Ronald pumasok na. Welcome, Preacher Ronald. At magandang gabi sa iyo. At ang hindi po makaka-join sa atin na ating preacher ay si Preacher Eric at si Vanjie. So wala sila tonight. At ang natin na lang po natin si Brother Bo, Preacher Boy. At bigyan natin siya ng another 1 minute para po siya po yung ating facilitator. Pero pag wala na po siya, ay dahil marami nahirapan siya sa signal, ay ang maglilid po sa atin ay si Preacher Ronald. Ready ka ba, Preacher Ronald? Ikaw ang, maliba na lang, may sinabihan si Preacher Boy. Na siyang, meron po ba? Ako, Pastor, ako po ang ano. Ako po okay. Ang facilitator for tonight. Okay. Thank you so much. Alright, so simulan na po ni Preacher Ronald. Okay. Pastor Ronald, paki-lead mo na po sa ating pong online. Ano po? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ano po, malinaw po ba ang boses? Yes, claro. Loud and clear. Okay, salamat po sa Panginoon. Ito po yung huling natin, prayer meeting. Ano po? At tayo po ay simula po ng ating paggawain po. Kaya po natin yung ating pong tema. Sabi rito, matibay ang pamilya na nagtitiwala at sumusunod sa... Amen. So, maganda po yan na ang ating pamilya ay tumitibay sa pagtitiwala natin at pagsunod natin sa Panginoon. So, atin na pong basahin yung Proverbs 3:5-6. Sabi dyan, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge him and he shall direct thy path. So, puri ng Panginoon. So, tayo po ay lagi pong mag-trust sa Panginoon ng ating pong puso at ng ating pong pag-iisip. At sabi dyan, i-acknowledge natin yung katapatan ng Panginoon at tayo po ay tutuwid sa ating po mga landas. So, nandiyan na po ba si preacher ay si Kapsat Danny? Nandiyan na po ba, Pasar? Nandiyan na siya at saka si Jason. Nandiyan na rin din si ang mananalangin. Si Brother Moises po, nandiyan na rin yes, po. Yes, nandiyan na rin siya, yes. Tapos yung ating pong special number si Sister Pichi. Sister Pichi, yes. Tapos yung ating pong short devotion ay si... Okay, sige po. Pasimulan na po natin. Tawagin na po natin si Kapsat Danny para ho magpasa ng tapo ng ating pong Panginoon. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at advance Happy New Year. Advance Merry Christmas 2024. Psalms 89 chapter 1 hanggang 52. Aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipabatid ng aking bibig ng iyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo magpakailanman. Ang pagtatapat mo'y iyong itatutag sa mga kalangit-langitan. Ako'y nakipagtipan sa aking hirang, aking isinumpa kay David na aking lingkod. Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi.
at pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan. O Panginoon, ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal, sapagkat sino sa langit ang may tutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng mga kapangyarihan ang gaya ng Panginoon? Isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal at kinatatakutan ng higit sa lahat na nasa palibot niya. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihan gaya mo at ang pagtatapat mo ay nasa palibot mo? Iyong pinagpupunuan ng kapalaluan sa dagat, pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon ay pinatatahimik mo. Iyong pinagwawaray-waray ang rahab na parang napatay, iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ng bising ng iyong kalakasan. Ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin, ang sanlibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Ang hilagaan at ng timugan ay iyong nilika. Ang Tabor at ang Hermon ay nangagagalak sa iyong pangalan. Ikaw ay may makapangyarihang bisig. Malakas ang iyong kamay at malakas ang iyong kanang kamay. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay napapauna sa iyong mukha. Mapalad ang bayan ng nakakaalam ng masayang tunog. Sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong muka. Sa iyong pangalan ay nangagalak sila buong araw, at sa iyong katuwiran ay nangataraas sila, sapagkat ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan, at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay. Sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon at ang aming hari ay sa banal ng Israel. Nang magkakayo'y nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal at iyong sinabi, aking ipinagkakatiwala ang saklulo sa isang makapangyarihan, aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan, aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis, na siyang itinatag ng aking kamay, palakasin naman siya ng aking bisig. Hindi dadahas sa kaniya ang kaaway, ni dalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan, at ibubuwal ko ang kanyang mga kaaway sa harap niya, at sasaktan ko ang nangangatanim sa kaniya. Ngunit ang pagtatapat ko at ang kagandahang loob ko ay nasa kanya, at sa pangalan ko ay matataas ang kaniyang mga sungay. Aking namang ilalapag ang kaniyang kamay sa dagat, at ang kaniyang kanan ay sa mga ilog, sa idadaing sa akin. Ikaw ay ama ko, Diyos ko, at malaking bato ng aking kaligtasan. Akin namang gagawin siyang panganay ko, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang kagandahang loob ko'y aking ingatan sa kaniya magpakailanman man, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kaniya. Ang kaniya namang binhi ay pananatalihin ko magpakailanman, at ang luklukan niya'y parang mga araw ng langit. Kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautosan ko at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang sasalangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang aking mga utos, kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga hampas ng kanilang kasamaan, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na alisin sa kaniya, ni akin mang titisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumalabas sa aking mga labi. Minsan ay sumumpa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan, hindi ako magbubulaan kay David. Ang kaniyang binhi ay mananatili magpakailanman,
at ang kaniyang luklukan ay parang araw sa harap ko. Matatatag magpakailanman na parang buwan at sa tapat na saksi sa langit. Ngunit iyong itinakwil at tinanggihan, ikaw ay napuot sa iyong pinahiran ng langis. Iyong kinayamutan, ang tipan ng iyong lingkod, iyong nilapastangan ang kaniyang putong sa pagtatapon sa lupa. Iyong binuwal ang lahat niyang mga bakod, iyong dinala sa pagkaguho ng kaniyang mga katibayan. Lahat na nagsisidaan sa lansangan ay nagsisamsam sa kaniya. Siya'y naging kadustaan sa kaniyang mga kalapit. Iyong itinaas ang kanan ng kaniyang mga kaaway. Iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway. Oo, ibinaliktad ang talim ng kaniyang tabak at hindi mo itinayo siya sa pakikibaka. Iyong pinaglilikat ang kaniyang pakinangan at iyong ibinagsak ang kaniyang luklukan sa lupa. Iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kaniyang kabinataan. Iyong tinakpan siya ng kahihiyan. Hanggang kailan, O Panginoon, magkukubli ka magpakailanman? Hanggang kailan magniningas ang iyong puot na parang apoy? O alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon, sa anong pagkawalang kabuluhan, ilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyol? Panginoon, saan nandoon ang iyong dating, ang iyong mga dating mga kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat? Lalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod. Kung paanong taglay ko sa aking sinapunan ang pagdudusta ng lahat ng makapangyarihan bayan na idinusta ng iyong mga kaaway, O Panginoon, kailangan idusta sa mga bakas ng iyong pinahiran ng langis. Purihin ang Panginoon magpakailanman, siya nawa at siya nawa. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Magandang gabi po sa atin lahat. Advance Happy New Year. Dinig po ba? Yes. Po, malakas. Okay, manalangin po tayo. Aming Diyos, mapurihan ka namin sa gabing ito. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa aming online prayer meeting. Magkasama-sama na naman kami muli dahil sa iyong salita, Panginoon, na aming salitain po, Panginoon, at aming pag-aralan po, Panginoon. Kami magpasalamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa mga trabaho namin, Panginoon, na buong pag-iingat mo sa buong maghapon, Panginoon. Na ikaw po ang nagabay sa bawat isa sa amin. Kung saan man kaming dako, Panginoon, nandoon ka, Panginoon, ng paggabay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkapaskuhan po, Panginoon, na nagdaan po, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay sa amin ng mga biyaya, Panginoon. Na may natanggap po kami ng mga galing sa kumpanya na pang gamit sa aming bawat pamilya po, Panginoon, at katuwaan sa bawat pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa gabi ito, Panginoon, na kami ay lumalapit po, Panginoon, sa iyo, Panginoon, nga excuse me, nga mayroon kaming mga problema po, Panginoon, pero pasalamat pa rin kami, Panginoon, nga tinugon mo pa rin palagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya mo, Panginoon. At pinagkatiwala namin po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa aming online prayer meeting, Panginoon, nga nandoon ka, Panginoon, ang iyong pagkasama-sama po, Panginoon, nga ipangaral ang iyong salita, nga ang bawat sa amin, Panginoon, nga sa Open Door Baptist Church, Panginoon, nga magkasama-sama kami, Panginoon, nga para magkatuwang sa iyong gawain po, Panginoon, nga ang dalangin ng Panginoon, nga
magkabigkis-bigkis kami, Panginoon, na hindi kami magkahiwalay-hulay po, Panginoon. Lord, malapit na po ang Kapaskuhan sa panibagong taon po, Panginoon, nga ang siyang dalangin namin, Panginoon, nga ganun pa rin, Panginoon, nga pagtibayan mo pa rin ang aming pagsamasama, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, nga ang aming bawat isa, Panginoon, nga ang mahalaga ang kalakasan namin, Panginoon, nga sa trabaho, nga hindi po kami magkaroon ng karamdaman po, Panginoon, nga nandoon pa rin ang kalakasan po, Panginoon, nga ibibigay mo sa amin, bawat isa sa amin nga nagtatrabaho, Panginoon, pang magamit sa pamilya namin, Panginoon, nga lalo pa nga mayro pa kaming mga nag-aaral po, Panginoon, nga diyan din namin nakukunan ang pang gastos po, Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, nga yung magdala ng mensahe po, Panginoon, nga bigyan mo po, no, Panginoon, ng kaalaman at katalinuan, Panginoon, upang ipangaral ang yung salita, Panginoon, parang maibahagi po sa amin, Panginoon, upang kami magamit, nga ipamahagi at ipamuhay ang yung salita po, Panginoon. At basbasan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, at binabalik ko ang papuri at pasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ako na po, Preacher Onad. Opo. Opo, magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas po at advance Happy New Year. Ito pong awitin ko ay naging blessing sa buhay ko at naway maging blessing din sa bawat isa sa atin. Ang title po nito ay Thank You Lord for Your Blessings on Me. Dinig po ba ako? Opo, ganda ng boses eh. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, in a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. That's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing. Lord, for your blessings on me. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa magandang mensahe ng awit nila. Okay, ngayon po, pakinggan naman po natin si Preacher Edgar sa short devotion po na ihati niya po sa ating lahat. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, maging sa awitin na ating narinig. Thank you, Lord, for the blessings. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil
sa mga blessing na natanggap natin at higit sa lahat yung pinaka-importanting blessing na ibinigay niya sa atin. Sa araw-araw, sa pagkainan natin, nandyan yung mga blessing niya. Wala man tayong bagong sapatos, meron naman tayong paa, diba? Wala man tayong mga masasarap na pagkain, magana naman tayong kumain, kahit ano yung nandyan lang. Pwede, masaya tayo na i-enjoy yung mga biyaya ng Panginoon. So para po sa ating short devotion, buksan po natin sa aklat po ng Titus. Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14. Aklat po na kay Tito, chapter 2, verses 11 to 13. Okay, babasahin ko po. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang paligtasan ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay nararapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin yung mabalad na pag-asa at ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang magbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya ang kaniyang sarili sa bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kaniyang sariling pag-aari. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, salamat po ng maraming maraming sa iyo sa gabi pong ito. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Dalain ko po Panginoon ang iyong gabay at patnubay sa bawat sa puso amin, sa aming kapinig. Maging iyong lingkod ay gabi mo, tanggalan mo ang aking puso, isip, ang aking bibig at ikaw lang Panginoon ang mahayag sa gabi pong ito. At dalain po namin Panginoon at sa bawat sa puso amin ay maging pagpapala Panginoon ang mensahe kong ito. Salamat po Ama ng maraming maraming sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, pray lang Panginoon. Alam mo, nung Paskong ito, napakarami nating natanggap na mga blessing buhat sa, sabi nga ni Brother Moses, sa kumpanya, sa ating mga kapatiran, sa iglesia, at sa iba pang mga maaaring kaibigan, nakatanggap tayo ng blessing. Pero alam mo, yung mga natanggap natin blessing, although masaya tayo, pero lahat ng yan ay sabi nga, naluluma, nawawala, nauubos, at sabi, hindi po magtatagal. Pero ang ibinigay sa atin ng Diyos, pagka po ganito nga, inaalala po natin yung Paskuhan, ay yung pong pinakamahalaga na kailangan ng tao. At ito po yung kaligtasan. At yung kaligtasan ay hindi lang po binigay ng Diyos na pang sabi natin na pansamantala. Ito po ay ibinigay ng Diyos na eternal, no? Makita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sasabi natin na kahit na yung pong yung ating nakaraan at yung ating kasalukuyan, yung ating hinaharap at maging sa eternal. Yun po yung ibinigay sa atin ng Diyos. Maging nung nakaraan sa ating buhay, inangitan tayo ng Panginoon. Maging hanggang ngayon ay patuloy tayong iniingatan, pinagpapala tayo ng Panginoon. At makakaasa tayo maging sa ating future life. Ang Panginoon ang patuloy na gagabay at papatnubay sa bawat sapo sa atin. At naroon yung kanyang pangako, yung buhay na wala hanggan sa sinumang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ng kaligtasan na ibinigay sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos na para tayo ay maligtas, ay isinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak
upang bayaran yung ating mga kasalanan. Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya isinugo ng Diyos si Kristo. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya na walang sala ay inaring sala para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Napakabigat po ng sakripisyo ng ginawa ng Panginoon sa bawat sakto sa atin. Tayo ay binili sa banal at makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng ating mga nabasa doon ko sa unang talata na tayo ay mamuhay, na mayroong sabi na tuturo sa atin upang pagtanggi natin sa liko, sa kalikuan at sa kahalayang ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. So makita po natin sa panahon ng sanlibutan ito, tinuturo sa atin na talagang marami po, maraming tukso, lalo na ngayon sa social media, at pinapaalala po sa atin na tayo ay maging maingat, maging sa ating mga naririnig, at maging maingat tayo sapagkat madali po tayong mahawahan ng sanlibutan. Naalala ko nga po yung isang araw, nagpa-share po kami ng apo ko. Minsan po yung apo ko, meron po siyang nasasabing bad words, ano? Sabi na mama niya, saan mo narinig yan? Bakit mo siya nasabi yung ganyan? Eh narinig daw doon sa teacher. Sa teacher mismo narinig yung salitang bad words. Siguro mainit yung ulo ng teacher, nakakapagsalita na hindi maganda. So ang sinuturo po dito, tayo bilang mga anak ng Diyos, ay maging maingat po tayo sa ating mga pagsasalita, sa ating gawa, sapagkat yung mga bata nakikita rin yung pamumuhay natin, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo manamit, kung paano tayo sa lahat ng kilos, kung paano tayo mag-isip. Eh nakikita po tayo ng mga hindi Kristiyano. Tayo po ay bukas na Biblia, we are the living epistle, na binabasa po nila yung ating buhay. Kaya minsan na yung mga Kristiyano pa nga ang nare-rebuke ng hindi Kristiyano. Kasi alam nung mga hindi manampalataya na paglinggo yung mga Kristiyano talaga nasa church. Eh minsan meron po mga Kristiyano na hindi nakakadalo. Sabi, di ba Kristiyano, paglinggo ngayon ba't wala ka sa church? O minsan yung pang nagpapahiya ni mga manampalataya, yung pang hindi manampalataya ang nagpapaalala sa kanila. So makita po natin, napakahalaga po na atin pong ingatan ang ating sarili, yung kaligtasan na ating kinanggap sa Panginoon ay magliwanag at ito ay ating maibahagi sa bawat isa. At yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin, meron po yung katiyakan. Sabi, if anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Tiyak at na tayo ay hindi na maagaw ng sino man sa kamay ng Diyos Ama. So naroon yung katiyakan ng mga bagay na ito ay sinulit ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo ay merong buhay na wala hanggan sa makatitbagay yung mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Kristo. Naroon yung katiyakan na ibinigay ng Panginoon sa sino mang sumampalataya sa Kanya. And then, kung tayo ay tunay sumampalataya, maladama po natin yung tunay na kagalakan sa Panginoon. Yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi nga, yung kagalakan ng Panginoon, ito yung nagiging ating kalakasan. Di ba may awit, the joy of the Lord is my strength. So yung kagalakan po, nakita po sa atin. Maging sa mga Kristiyano, makita ko naman po dito sa ating iglesia na ang mga tayo, mga Kristiyano, talaga na nakita po natin yung masiyahin, wala ka naman makita sa mga kapatiran na lagi nakasimangot, wala. Talaga po sila mga nakangiti, magalak, sabi nga, mababaw ang kaligayahan. Konting ano lang, masaya. So, ganun po tayo, no? Maging hindi po tayo nakikigalak sa gawa ng sanlibutan. Basta tayo, sama-sama, naroon yung kagalakan, sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon. And then, sabi po dun sa verse 3,
isang araw daw yung kagalakan natin ito ay mapupuspos pa. Kapuspusan ng bawat isa sa atin na isang araw tayo ay kukunin ng Diyos, maging ating mga katawang ito ay papalitan ng glorified body at hindi na magkakasakit. Sabi nga, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo, basta lahat, ano na, okay na, walang gabi, dahil yung liwanag ng Panginoon ay naroon, at yun po yung ating dakilang pag-asa. Sabi po sa verse 30 na, hintayin yung ano, mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Narin yung pag-asa ng mga manampalataya na isang araw ay kakatagpuin natin ang Panginoon at tayo ay harap sa Panginoon. Narin yung katiyakan na ang ating Panginoon ay babalik para tayo ay isama kung saan man siya naroon. Napakalaga po, no? And then, yung pong napakalaga rin po sa ating buhay, habang tayo ay nandito sa mundong magulo, naroon yung ibinigay din sa atin ng Panginoon yung kapayapaan. Sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay binibigay ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Diba? Yung iba umiinom pa ng mga ano yun, pampatulog, para lang makatulog. Pero tayo mga anak ng Diyos, naroon yung payapa, ang puso, dahil alam natin ang biyaya ng Diyos ay bago, kahit umaga, hindi na bago. Sabi nga po ng Panginoon, maging yun doon mga batang leon na nakakaranas sila ng gutom. Kahit na sila ay malalakas, nakikisig, pero sabi nga, yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon ay hindi pagkukulangin sa lahat ng mabubuting bagay. Yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon na tayo, yung kapayapaan ng Diyos, ay laging makita sa atin. At sana po sa gabing ito, yung mga apat na puntos lang po muna ibinigay ko. At sa Sunday po, meron pong kasunod na atin pong pinakita yung pong yung pinaka-importante sa lahat na ibinigay ng Diyos sa atin, yung pong kaligtasan. At yung kaligtasan na yan ay binigyan niya ng katiyakan. Tiyak na hindi pwedeng agawin ni naman sa bawat manampalataya. And then, yung kagalakan natin sa Diyos, sa ating paglilingkod, kagalakan natin na tanging sa Diyos nang gagali, at isang araw yung kapuspusan ng Diyos Holy Espiritu ay pagkakalbin sa atin. At yung kapayapaan na di masayod ng ating mga pag-iisip ay isang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Salamat po sa gabing ito at Merry Christmas at saway sa darating na bagong taon ay madama po natin lahat ng ito. Yung kagalakan, kapuspusan ng Panginoon at yung kapayapaan. Kahit na binagpuputukan, payapo po tayo dahil alam natin ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan, ay Diyos na may tangan ng ating buhay. Salamat po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo sa gabi pong ito. Salamat sa iyong mga salita na tinuturo mo sa amin. Na isang araw, Panginoon, ay kami ay kakasabahin mo sa langit na bayan. Salamat sa katiyakan at maging sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa payapang puso't isipan, Panginoon. Salamat sa lahat at patuloy na ginagawa mo sa amin. Ikaw yung Diyos na aming manggagamot. Ikaw yung Diyos na nagpo-provide lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw yung Diyos na nag-iingat sa amin. Salamat po ng maraming marami sa iyo, Ama. At misa pa, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa mataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Okay, salamat po sa magandang mensahe na yan na Preacher Edgar, na po meron tayong kaligtasan.
may kalakip na katiyakan, tapos meron tayong kagalakan kay Kristo, at meron tayong kapayapaan sa Panginoon. Ano, yun po yung mga dakilang pag-asa na binahagi po sa atin ng ating pong Preacher Edgar. Ano po, ngayon po, Preacher Art, pakilista po yung mga prayer request po ng ating mga kapatiran at kayo po yung unang mananalangin. Ano po. Okay, tawagin ho natin ang para po sa ating pong praises, thanksgiving, and prayer request. Tawagin na po natin si Brother Moises. Brother Moises, hello po. Nandiyan pa po ba kayo? Magandang gabi, Pareho na. Opo, magwapong gabi po kayo. Ay, talagang na meron pa ako talaga ano, ubo ngayon, ubo tsaka sipon. Pinilit ko. Pagpasok kanina, kahit medyo mahina pa, sayang eh. Sayang yung araw eh, kung hindi mo pasukan eh. Kahit ko na lang eh. Una, papasalamat ko sa Panginoon na sa pamilya ko na buo pa rin kami na kalakasan at kahit meron kami mga karamdaman ngayon, tuloy lang. Boss, pre-request ko lang yung sa pamilya ko pa rin na ano, pag-iingat, paggabay araw-araw, wala palapasok pa lang ngayon yung mask ko yung mga bata. Boss, yung pakisama na lang prayer Preacher Onad sa si Junjun sa Isabela, ang kanyang pamilya, nandun pa rin, pag-iingat sa kanila. At lalo kay MJ, yung kanyang, yung application niya nga, naway sana, kung kalooban ng Diyos, sana matupad. Eh, kung hindi, ay wala tayong mga gawa kung kalooban ng Panginoon. At sama mo lang sa panalangan, yung ano, ubo ko tsaka si Pon, pati si Pao din. Si Pao, mayroon ding ano, ubo rin tsaka si Pon. Pares kami dalawa. Yun lang. Salamat. May Happy New Year. Okay, salamat po. Happy New Year po. At wag ko kayong paputok ano. Bawal magpaputok. Bawal talaga. Iba na lang ipaputok. Okay. Yung mga ano na dyan, kawalit kaldero na lang pa ang paingayin po. Okay, tawagin natin. Salamat. Nandiyo ba siya, MJ? Umalis eh. May ano sila dun sa ako, teacher niya. May ano sila, party-party. Ah, okay. 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 Si Ate Grace naman po, Ate Grace. Magandang hanggabi po. Hello po. Hello po, Preacher Onag. Apo, good evening po. Apo, magandang gabi po at magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Diyos na napakinggan po natin na mensahe ng Lord. Ganun po sa special number po ni Ate Peachy. Napakabuti po ng Lord. Nakaabot po tayo ng Christmas. Yeah, tapos next naman po natin na isa-celebrate ay ang New Year. Salamat. Lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa laging another year na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Salamat kay Lord sa kapahingahan din. Nilive ko na rin po kasi this week para makapag-asikaso po ako ng ibang mga sunod na po kasi yung activities ko. Tapos kasama na rin po yung sa YCP bukas. Yan, salamat sa Panginoon sa provision, sa blessings na tanggap din, at ganun din sa kasiyahan din sa nag-simple celebration Christmas party rin po kami dito sa bahay last Sunday night po. Ayan, salamat kay Lord sa kasiyahan at sa pag-iingat at paggabay ng Panginoon po sa amin. Ang prayer request ko po, patuloy po na, salamat pa rin po sa Panginoon, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon din sa inyo po, sa malaking bagay po ang
ODBC, lalo na po ang prayer meeting din, dahil alam ko po kagapay ko po kayo lalo na sa panalangin, aming family din, kaya na-appreciate ko din po na may ganito pong gawain at nakakapagpanalanginan po tayo at nakakapagpalakasan din po spiritually. Ayun po, prayer request ko po patuloy po na kalakasan at continuous healing po sa akin physically. Ayun po, at patuloy din na provision ng Lord sa family po. Ayun. Salamat po. Okay, salamat Ate Grace. Pagpalain ka ng Panginoon. Okay, tawagin po natin si Brother Oliver. Hello po, magandang gabi po. Salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa unang-una sa lahat sa Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niya sa atin at lahat tayo nakarating nakatagpas ng Pasko. Puri ng Panginoon sa mga blessings, sa mga biyaya at salamat din sa patnubay sa aming pamilya at sa bawat pamilya ng bawat isa. At ayun, sa work pong muli, ay may pasok pong muli at salamat sa kalakasan na patuloy sa buhay at kalakasan na ipinaparam ng Panginoon. Muli ngayon sa panahon ito ay uso po ang sakit at prayer request ko po at patuloy niyo po rin isama si Darren Jace at pangatlong araw niya na yata ngayon na masakit ang katawan, nahihirapan sa sipon. Wala naman siyang ubo pero yung iba yung pakiramdam niya. Parang hindi rin namin maintindihan, giniginaw sa loob, may lagnat siya sa loob. Pakisama po sa prayer ng kagalingan niya at yung patuloy na maginhawang pakiramdam. At magpapasalamat din sa Panginoon sa mga maging sa mga pagsubok na nagdaan sa buong taon ay lahat yung pinagpapasalamat sa Panginoon. At sa lahat ng mga blessings at patuloy na gabayan ang pamilya sa itong papasok na bagong taon ay patuloy niya kami protektahan at pagpalain at maging ang aking buong pamilya ay patuloy kong pasama po sa prayer na magkaroon pa rin pagkakataon na loobin ng Diyos na patuloy kami magkakasama sa paglilingkod sa Panginoon sa pananambahan po. At itong dami kong work, pakisama rin sa prayer na matapos ko ang lahat ng ano. Inuwi ko na yung trabaho sa bahay. Nawa matapos ko ang lahat ng ito bago before the end of the year kasi kailangan eh. Ngunit may isa pa akong ano, baka ito nga matuloy kami sa Tarlac this weekend. Dahil kinakailangan ng mga biyanan ko, kinakailangan nila umuwi. Kaya sana sa Sunday, kakanta sana kami, kaya lang ito, maudlot na naman yata. Pero bahala na ang Panginoon kung anong loobin niya. At salamat din kila Ate Peachy na sa mga young people na dinalaw yung aking mga anak. Maraming salamat po. At malaking bagay, malaking blessing yung ganong ano po na visitation hindi ko rin na-expect yon. Kala nila kasabot ko sila, kala ng pamilya ko kasabot ko sila, wala rin akong alam. Basta pinagpapasalamat ko ang lahat ng yon. Maraming salamat Ipichi at sa buong young people. God bless po at ang lahat po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yun lang man po at God bless us all po. Magandang gabi po, salamat po. Okay, salamat Kuya Oliver, pagpalain ka ng Panginoon. Ano? Okay, tawagin mo natin si Ate PG. Ano? Total na banggit na yung pangalan mo, eh talagang tatawagin tayo. Thank you po, thank you. Pinagpe-pray ko yan, Pastor Ona, tawagin mo na ako. Kasi haalis po kami pa, family. Anyway, naumpisa na po ni Brother Ona, Brother Oliver. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Meron po akong... may nag-e-echo tayo. Sorry. Teka lang. Nag-e-echo kami. Magkatabi kami.
Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po, una sa lahat, ako'y nananalangin ng ang young people. Talagang numisa nakasalubong kaya si Bernadette. At wala alam si Oliver. Kasi hindi na natin siya nakakasama. At naglagay ang Diyos sa mga pangalan ng young people sa puso ko. At thank you, Oliver, kasi sinagot mo ako doon sa text kung nandiyan yung anak mo. At salamat sa Panginoon sapagkat nabisita din po namin si Pastor BJ at ang kanyang asawa. At nasyado pong nagagalak yung puso ko kasi naramdaman ng aking pamangkin na welcome siya. Welcome siya sa Open Door. Meron pa kami yung panalangin, no? Praises muna po. Isa pa po, yan po yung mga praises ko. At yung pong pagdating ng aking mga kapatid, yung pong aming pagsasama-sama, na hindi po namin alam kung hanggang kailan pa kami magsasama-sama. Kaya yung mga blessing na binibigay ng Diyos sa amin, hindi po, hindi sa financial eh. Yun pong makita namin yung gawa ng Panginoon sa pamilya namin, yung mga sharing time namin regarding sa mga buhay namin, napakasarap po na ibahagi sa kanila. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi ang tagal ko pong hindi nakausap yung anak ko na si Kim. Siguro po mag-iisang buwan na. Binati naman po ako ng birthday ko, pero nung Pasko medyo busy siya. At talagang nung nakausap ko po siya nung isang araw, ay lumuluwa ako kasi gusto ko siyang akapin. Alam ng anak ko yan si Crisia at alam ng Panginoon yan kung paano ko sila ay panalangin. Ang lagi ko lang pong dalangin ay malapit siya sa Panginoon kahit siya malayo sa amin. At bawat panalangin ko na Lord, magpadala ka ng mga salita mo, ng mga tao, na yung mga bagay na yon ay maalala niya na isang araw niligtas siya ng Panginoon, isang araw ginagamit siya ng Panginoon, at maging uhaw sila sa mga salita mo. At yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nag-share po ako sa aking anak na si Kim regarding po sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay namin ng kanyang mga kapatid, lalong higit kay Crisia. Nakikita niyo lang po kami na naglilingkod, nakikita niyo po kami na umaawit, nakikita niyo po kami na nag-church. Pero sa likod ng yon ay maraming sitwasyon ng buhay na umaasa lang po kami sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya po ay yun po ang pasasalamat ko sa Panginoon. Ang prayer request ko lang po ay ito pong dadaan ng mga araw at una sa lahat pala, yung pag-aaral ni Crisia. Actually, nakapag ano na po siya ng doon sa pag-aaral niya. Nakapag-step na po siya. Salamat sa Panginoon sa mga ginamit ng Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa mga umu-order sa kanya. Talagang pinagpe-pray niya yun. Yun sa mga cookies na binibili niyo po ay yan po ay mga paraan ng Diyos para po siya ay makapag-aral. Hindi po yan endorsement ba tawag doon, Pastor Onad? Hindi po ah. Pero pinagpapasalamat ko po yan kasi bawat gawa ng anak ko, sabi ko bawat gumagawa ka ng cookies, kahit ikaw ipuyat, ipilayans mo yan, pagpapasalamat mo at papanalangin mo yan. O yun po, at ang prayer request ko po, ngayon ay patuloy na lalo akong lumago spiritually sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon sa kanyang gawain. Hindi ko alam kung sa ano pa pong mga paraan. Pero yun po ang hiling ko, hanggat malakas pa, hanggat kaya pa po, ay makapaglingkod at lumalim ng lubusan sa lahat ng sa paglilingkod sa Panginoon at spiritually. Yun po ang ano ko. At salamat po sa ating mahal na pastor, sa mga preachers, kay Ate Gemma, sa kanilang mga asawa. Yan po ay kasama sa mga panalangin ko. Sapagkat yung mga taong yan ay pinipili ng Diyos siya, pinili ng Diyos para tayo ay tulungan spiritually at sa bawat mensahe
na binibigay nila sa atin ay mga paraan yan para tayo doon sa time na malapit na tayong tumalikod, yung mga mensahe nila at panalangin ay ginagamit ng Diyos para tayo ay muling mag-init sa kanyang gawain. Yun lang po at magandang gabi. Ay, sorry po. Ay, isa pa po magpapasalamat ko. Sa Sunday po ay meron po kaming pag-awit. Pag-awit. Kaming pamilya. Kaya panalangin niyo po yun kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa lahat ng yan. Yun lang po at papuri po sa Panginoon. Salamat, TPG. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ginahon natin yung katabi mo. Nandiyan ba si Ate Emmy? Good evening po sa inyong lahat. Yun. Papasalamat po ako sa Panginoon sa katapatan niya. Napakabuti po ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako. Hindi ko po makakalimutan. Parang last week, Pastor Ona, di ko mong speaker yata. Regarding sa panalangin. Napakarami pong nagagawa ng panalangin. May mga panahon na gusto na natin mag-give up. Pero lagi tayong nire-remind ng Diyos na manatili sa panalangin. Lubos-lubos po ang aking kaligayahan sapagkat ang Diyos ay talagang kakaibang kumilos sa puso ng tao. Papasalamat ako sa Panginoon dahil may matindi po akong panalangin regarding po sa aming pamilya. At alam po ng Diyos yan. Pero tinugon po ng Panginoon. Nung una po ay parang feeling mo magda-doubt ka eh. Pero pinanaligan ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya masaya po ako. Lubos-lubos ang kaligayahan ko. Dahil ang kami magkakapatid ay nakita-kita at excited po ako sa gagawin ng Panginoon. Papasalamat ako dahil isa sa panalangin ko na yun nga po, ang pamilya namin, lihim ko pong pinapanalangin yon sa Panginoon. Pero nakaka-amaze ang Panginoon dahil kakaiba siyang tumugon ng panalangin. Kaya nakahabol pa po kami, ang pamilya namin. Sa darating na linggo ay aawit ang aming pamilya. Siguro po isipin niyo simple lang pero yung panalangin ko yun may dahilan. So salamat sa Panginoon. At natutuwa ako sa Panginoon, hindi na po kami yung nangunguna. Hindi po kami yung nangunguna. Tutuwa po ako sa Ate Baby sapagkat nakikita ko kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Salamat ng maraming marami sa Panginoon. Mahal ng Panginoon ang pamilya namin. Ang pamilya ng Pastor Gary. At yung pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanya. Marami po akong pagpapalang natanggap, pero isa po ito sa napakalaking blessing sa akin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ODBC na nandyan para sa amin. Salamat dahil merong pastor, merong Ate Chema na nakaalalay. Talagang ang mga anak niya ay pinagkakaisa-isa niya. Salamat din po sa Panginoon dahil kay Ate Nori, isa po siya sa pinagpapasalamat ko din sa Panginoon. Ang Diyos na lang ang nakakaalam ng ano ba yung bagay na yon. Pero napakabuti ng Panginoon. Ang akin lang pong pre-request, nawa po ay yung
sa darating na linggo yung gawain. At yung plano namin, yung pinapanalangin namin, naway tulungan kami ng Panginoon na maganap yung kalooban niya. At isa pa pong aking prayer request, tulungan din ako ng Panginoon na ma-provide sa biyaya niya ang tuition fee ni Maricel. Gumawa nawa ng himala ang Panginoon na pabayaran yung kakulangan niya pa. Lagi naman ganun ang Panginoon eh. Ba't iba yung kaparaanan na ginagamit niya para matugunan ang pangailangan ng kanyang anak. So salamat po sa kabutihan ng Panginoon at salamat din po sa mga manggagawa. Salamat sa ating pastor at kay Gemma na sa mga preachers na alam ko na nananalangin sa bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Ate Emmy. Pagpalaay po kayo ng Panginoon. Bago ho manalangin si Preacher Art, ay tawag-tawag po tayo ng isa. Ano po? At si Kuya Don Ray. Ano po, Kuya Don Ray? Magandang gabi. Kuya Don Ray. Don. Ano po, good evening po. Yun. Malakas ang sagap niya sa DRT. May signal po ba, Pastor? Opo, dinig po, dinig. Sige po, go ahead po. Salamat po ako sa ano po, pag-iingat niya po sa amin araw-araw at sa financial po at sa pag-iingat din sa amin, bawat isa sa amin, ni Dredd, saka ni Ems. Eh, dito po, ano, lagi po, isip po, malamig po kasi dito, masang hangin. Minsan ng mambon. Yan po, simula po ng ano, prepare po namin, yan po, back to zero po muna ngayon. Next year, makabawi po uli. Ano po, Pastor, salamat po. Okay, kapatid, pagpalaay ka ng Panginoon. Diyan ba si Ate Melia? Good evening po. Ayun. Sige po. Dinig po. Po, dinig po, malakas po. Okay, salamat po. Good evening po sa lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year. Salamat po sa Panginoon, sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. At yung pasalamat ko po ay salamat sa kabutihan ng Diyos sa Open Door Baptist Church sa pag sa panalangin niya po sa pamilya namin sa loob ng 23 years po namin na pag-attend sa church. Patuloy ang pagmamahal niya sa pamilya namin. Yun. At salamat sa mga blessing. Salamat sa bawat isa na ginamit ng Diyos. Maging po sa mga tao, alam nila kung sino po yun sila. Salamat po dahil sa loob ng 23 years ay hindi nagbabago yung pagmamahal ng bawat isa sa pamilya namin at sa ating mga kapatiran. Salamat po sa kabutihan ng Diyos. Yun po yung pasalamat ko. Yung praises po ay salamat dahil kahit ano mang mangyari ay patuloy pa rin tayong maglilingkod sa Panginoon. Mahirap man, masagana man buhay, basta ang mahalaga po ay patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon hanggat sa kanyang pagbabalik. Yun po, prayer request po namin na kung ano man po yung kalooban ng Diyos sa buhay namin, nawa makita namin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa amin at patuloy kaming maglilingkod sa Kanya. Yun lang po, salamat po. Okay, pagpalain po kayo ng Panginoon ang kayong mag-asawa na Don Ray and Emilia. Salamat po sa inyo. Kayo po, tawagin ho natin si Preacher Art para po panalangin po ang mga kapatiran natin. Okay, magandang gabi po sa lahat. Nadidinig ba ako? Opo, malakas po, Preacher Art. Okay. Tayo ngayon ay dudulog sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong magpasalamat at ipagkatiwala sa kanyang ating mga kahilingan. Ipo, tayo po ay
sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa ganitong pagkakataon o Diyos na kami po ay magkaroon po ng oras upang kami pa ay magpasalamat at maidulog po sa inyo ang aming mga kahilingan. Salamat po, Panginoon. At unang-una, salamat po sa mga mensahe na amin pong naririnig. Mensahe pa ng awitin at yung short devotion, Panginoon. Salamat po dahil ito po ay nagsisilbing kalakasan po namin, Panginoon, spiritually and even emotionally, physically, Panginoon, talaga nagbibigay sa amin. Sa kabila, Panginoong Diyos, ng aming mga problema, mga pinagdadaanan sa buhay, ang iyong mga salita, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin at mga encouragement, Panginoon, at panalangin po ng bawat isa. Kaya maraming marami pong salamat po, Panginoong Diyos, tunay Ama, na malaking tulong, encouragement, itong ganitong mga pagkakataon. Kaya maraming marami pong salamat, Panginoon, at sa amin paglapit po sa inyo, Panginoong Diyos, patuloy namin ipinagkakatiwala po sa inyo ang pamilya po ni Brother Moses, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit sa iyong iglesia, Panginoon. And I pray, Father God, na patuloy mo silang pagalingin sa mga sipon, ubo, Panginoong Diyos, maging yung mga bata, sila Pao, sila Yuri, Panginoong Diyos. Lord, I pray na patuloy mong pagalingin ang mga batang ito, maging sa kanilang pag-aaral, patuloy mo silang gabayan. Maging si Brother Moses, Panginoon, yung araw-araw na pagpasok, Panginoong Diyos, ang pag-iingat, paggabay mo sa kanya, at maging yung karunungan sa kanyang trabaho, Panginoon, ay amin pong pinagkakatiwala po sa inyo. Maging, Panginoong Diyos, yung kanilang anak na si Junjo na sa Isabela, dalangin po namin, Ama, na patuloy mo silang palaguin ang kanilang pananampalataya, maka-attend lagi sa iglesia, Panginoong Diyos, yung buong family, Panginoon. Maraming marami pong salamat, Ama, at maging yung application po, Panginoon, ni MJ, kung ano man po yung kalooban po ninyo. Lord, I pray na ikaw po ang masusunod. At ang deserve po niya ay makapagtrabaho po sa ibang bansa. But everything ay amin pong lahat pinagkakatiwala po sa inyo. Maging si Sister Maribel, Panginoon, yung kanyang kalusugan, BP niya, Panginoon, patuloy mong inormalize, Panginoong Diyos. And the whole family, patuloy mong pagpalain ang kanilang pamilya, Panginoong Diyos. At ganoon din, Panginoon, ang patuloy na kagalingan ni Grace, Panginoon. Lord, wala pong imposible po sa inyo. Nothing is impossible for you, Lord God. Patuloy mong ipuin ang aming anak na ito. Ito po ay inyong lingkod. Patuloy na sumusunod po sa inyo. Kaya naman, Panginoon, kami po ay lumalapit. At ganun din, patuloy mong gamitin sa iyong ubasan, Panginoon. Patuloy mong gamitin yung kanyang talent, Panginoong Diyos, for your glory alone. At ganoon din yung kanyang kahilingan, yung grupo ng YCP Buka, sila po ay aalis. Mag-overnight po sila, Panginoon. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila, provision, at higit sa lahat, Panginoon, yung kanilang gagawin ay maging encouragement po sa bawat isa, higit sa lahat, Panginoon, ay magkapagbigay kaluguran po sa inyo. Kaya maraming marami pong salamat, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga kapatiran po namin na patuloy na nanalangin po kay Grace upang yung kanyang complete healing, Panginoon. And I pray na patuloy mo rin gamitin sa iba-ibang kaparaanan, Panginoon. Maging si Brother Oliver, Panginoon, salamat po, Ama, sa aming kapatid na ito na patuloy na napapagamit sa iyong ubasan sa pamagitan po ng sa technical, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Kaya nga naman, Panginoon, ang dalangin po namin ay patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, kalakasan, maging, Panginoon, sa kanyang trabaho. O Diyos, nandun yung pressure, stress, at kinakailangan pong tapusin, Panginoon, kung kaya minsan ay may pagkakataon na inuwi yung kanyang trabaho. Ang dalangin ko po, Ama, na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, Panginoon, at ma-comply, magawa yung mga kailangan, maybe some documents, Panginoon, na kailangan i-submit. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito
ay amin pong pinagkakatiwala po sa inyo. At ganun din yung kanilang anak, si Darren Panginoon, andun din yung medyo masamang pakiramdam po niyang batang ito, Panginoon, may sipon, may lagnat. Lord, I pray na patuloy mo siyang paghilingin, wala pong imposible siya, Panginoon. At lahat ng may makaramdaman, Panginoon, ang dalayan ko po, Ama, ang iyong pagpapagaling, O Diyos. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, yung kanilang family, ang protection, guidance, at provision, Panginoong Diyos. At sige sa lahat, yung kanyang kahilingan na sama-samang maglingkod po sa iyong ubasan, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Ama. And also, they are planning to go to Tarlac this weekend. Ikaw po ang siya mag-iingat, yung kanilang sasakyan, Panginoon. And we pray for meaningful na kanilang fellowship sa kanilang sambayanan, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Ama. And also, is thanking you dahil nadalaw po yung mga bata sa kanilang tahanan. Nagkaroon po ng encouragement po, Panginoon. Kaya maraming pong salamat po sa buhay po nila Sister Pichi na ginamit niyo po, Panginoon, upang mabisita, ma-encourage ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa buhay po ni Sister Pichi na patuloy na nagpapagamit po sa gawain. Ang dalayan ko, Ama, ang patuloy na kalakasan ay pagkalob mo po sa kanya. At patuloy nga namin dinudulog po nga sa inyo, Panginoon, ang kanyang mga anak. Si Kim, bagamat malayo po, salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa kanya. At ang dalangin po namin, O Diyos, ay mapalapit pa sa iyo, Panginoon. Sa pamagitan po, Ama, ng iyong mga salita, kayan mo po ang batang ito, Panginoong Diyos. Maging si Krisya, Panginoon, yung kanyang pag-aaral, O Diyos, batid niyo po yung kanyang sitwasyon na talagang may mga pangangailangan financial. Salamat po dahil may mga paraanan na ginagawa, Panginoon Diyos. Kaya pagpalain mo yung kanyang business, Panginoon, ang batang ito. Kaya Panginoon, maraming pong salamat, Ama. At dalangin ko, Panginoon, ang yung kanyang buhay spiritual, Sister Pichi, na patuloy na lumago for your glory. At sila po ay kakanta rin sa Linggo, Panginoon. At salamat po dahil sa ganitong kaparaanan, Panginoon, ay makabahagi sa gawain, O Diyos. At maging sa kanilang reunion, Panginoon, na magkakapatid, this is a great blessing dahil minsan mahirap may sagawa ito. Pero salamat, Panginoon, kaya ingatan mo po sila. Maaring sila po ay sa kanya lang pagta-travel mamaya, Panginoong Diyos, ikaw po ang gumabay, magpatnubay po sa kanila. Maging po, Panginoon, sa bruhay po ni Sir Amy, salamat, Panginoon, for all those answered prayers, Lord God. Batid niyo po yung kanyang sitwasyon, Panginoon. Kaya salamat sa mga blessing na patuloy ibinibigay sa kanya. Kaya marami pong salamat, Panginoong Diyos. At ganun din, as a family, sila po ay sama-sama. Samahan mo po sila at maging sa Linggo, Panginoon, ay awit din po sila, Panginoon. And also I pray, Father God, yung pagpapatuloy niya sa gawain po ng Diyos, I pray for her spiritual growth as well, Panginoon. At ganun din, Panginoon, yun pong kakulangan pa ng financial na pangangailangan sa tuition fee mo ni Maricel, Panginoon. Ang lahat na lang ito, O Diyos, ay dinudulog po namin sa iyo. Lord, ikaw po ang siyang gumawa ng kaparaanan upang mapunuan pa yung pangangailangan nila financially. Pagpalain mo po, Panginoon, ang sambayanan po ni Sister Amy at maging si Mariel, Panginoon. Gabayan mo ang batang ito. So Lord God, once again, I pray for your blessings sa pamilyang ito. Maging sila Don Ray, Panginoon, si Brother Don Ray and Sister Emilia, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. For the past 23 years na sila po ay nakasama sa Open Door, salamat po, Panginoon, bagamat medyo malayo na sila, Panginoong Diyos, for the meantime, kung ano man po yung kalooban po ninyo,
sila po ay maaaring makabalik muli. Lord, lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo. Lord, maging yung kanilang lugar malamig ngayon. Sila po ay nandun yung ubo sipon. Ingatan mo po ang pamilyang ito, Panginoong Diyos. Kaya maraming marami pong salamat, Ama. At salamat dahil yung kanilang hangarin, yung kanilang desire ay patuloy pa rin maglingkod po sa inyo no matter what, Panginoon. Salamat po sa kanilang sa kanyang puso, si Sister Emelia, Panginoon, nandoon yung desire po niya. Kaya ang Panginoon, lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala po sa inyo kung ano po yung kalooban mo po sa buhay nila. I pray for their finances, Panginoon, tulungan mo po sila at maging yung kanilang kalalagayan sa DRT, Panginoon. Ang dalangin po namin, Ama, ay protection mo po sa kanilang pamilya. Once again, Father God, maging si Dritz, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala, Panginoon. Maraming marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Tunay po napakabuti nyo at alam ko po, Ama, na sa iyong tutugunin ang aming kahilingan ito. So po, Panginoong Diyos, ang aming mga dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, salamat po sa maningas na panalangin na Future Art, ano po, palagi po yun ng Panginoon. Magaling po tayong tumawa para po sa ating pong praises, thanksgiving, and prayer request. Panginoon po natin si Ate Eva. Ate Eva, thank you po. Ang gabi po sa lahat at advance ba? Late, advance nga, advance New Year. Yan. Salamat po sa Panginoon sa loob ng isang taon yan at last prayer meeting ng 2023 at salamat sa Panginoon sa pagsasama-sama at patuloy na panalangin pagpe-pray sa bawat isa yan po at nagiging kalakasan at blessing po sa atin yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na protection niya, hindi lang sa loob ng isang taon, no, sa araw-araw po, bawat minuto ng buhay ko, buhay namin ni Pastor Ron, buhay ng aking mga kapatid ay patuloy na nakikita ko ang protection ng Panginoon, yung provision din po niya. Yan. At higit sa lahat yung paggamit ng Panginoon sa aking buhay, kay Pastor Ron sa gawain. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng sasagutin ng Panginoon na panalangin. Yan, yung heart's desire namin ni Pastor Rona. Una yung miracles ng Panginoon para dun sa aking visa. Yan, nagpapasalamat po ako. Ako po ay nag-e-expect din na sa gagawin ng Panginoon this 2024 na patuloy pa kaming gamitin ng Panginoon sa gawain niya habang maras pa rin po. Yan. Habang kaya pang mag-travel, maglakad, yan po. Yan. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Kalakasang spiritual, kalakasang physical. Prayer request po, yan. Yung visa ko po. Tapos pakisama po sa panalangin yung kagalingan ng mga anak ni Darling Sia. Yeah, kilala niyo naman po 'yon, yung umaatin sa atin na may dalawang Inglesyerong anak. Yung kagagaling lang po nung babae si Ave, tapos hanggang yung lalaki naman po ngayon yung may sakit si Estra, nagte-39 yung kanyang yung lagnat niya. So patuloy po nating ipanalangin sila, bigyan ng protection at kagalingan yung mga anak at yung provision ng Panginoon sa family ni Darling. So, 'yun lang po. Magandang gabi po. Okay, salamat Ate Eva. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Preacher Edgar, pakilista nga po at kayo po yung susunod na mananalangin. Okay, next po. Tawagin po natin si Ate Nori. Ate Nori, good evening po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa kabutihan ng Diyos na muli tayong sabi ko mga kita-kita, nagkasama-sama sa ating online prayer meeting. Tunay na nagiging kalakasan spiritual at ganyan din po. Magamit di tayo nakikita, pero masaya tayo na nagkakasama-sama sa gawain ng ating panalanginan at sa pagbabahagi din ng ating mga pasasalamat at mga papuri sa Diyos. Salamat sa na-share din kanina ni Teacher Ed,
Bagamat masigla siya sa pagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos, yung kahilingan ni Sir Chon na patungkol sa pamangkin niya ay ako parang ano, kumbaga dama ko na mabigat yung kalalagayan na magpapa-opera sa kidney yung isa at yung isa naman ay may cyst sa brain. So bagamat may ganong problema ay nakapagbahagi sa atin ng salita ng Diyos si Pecho Ed. At gayon din yung awit ni Pichi, hindi ito yung naluluma, laging fresh yung awit na ito. Napaka simple payak na basta meron lang tayong magagamit na kahit lumang sapatos, paayos na tirahan, nakakain tayo ng kaunti. Ang mahalaga, may biyaya tayong natatanggap mula sa Diyos. At siyempre, yung katapatan natin sa paglilingkod dahil hindi naman talaga nagkukulang ang Diyos. Minsan ay sobra-sobra pa yung biyayang pinagkakalob sa atin. Salamat sa Diyos dahil nung Saturday ay nakaano din kami sa nag-reunion din kami magkakapatid. Bagamat wala na yung mama ko, nakikita-kita pa rin kami. Lima kami magkakapatid, pero tatlo na lang kami buhay. Puro kami babae. Bali yung asawa ng kuya ko at saka yung asawa ng kapatid kong buso, hindi rin sila nakapunta. So, balit, dahil sa mga anak naman tayo ng Diyos, kaya masaya kami nagkasama-sama. Kasama ko yung buong family ko. At nagpuri kami sa Diyos at masaya kami nagkainan. So, salamat din sa ganong pagkakataon. At siyempre sa biyaya ng Diyos na kaya tayo nagkakasama-sama at may kagalakan dahil sa kaligtasang atik na kami. At kanina nung magpunta kami ni Arthur sa kanto sa may Meralco, nagbayad kami ng electric bill. Salamat sa Diyos, bagamat yung mahaba ang pila mula sa labas hanggang papasok sa loob, meron din pila. Meron akong nakatabi na nagkausap kami, naibahagi ko sa kanya yung patungkol sa kaligtasan at tinanong ko siya kung gusto mo ba tanggapin si Jesus sa buhay mo, mag-pray tayo, sumunod ka sa akin. Sumunod naman siya at handa naman siya dahil nakikinig naman siya sa binabahagi ko sa kanya. At dahil nga sa panahon ngayon na talagang si Kristo ang ating sineselebrate, kaya natuwa ako na nabahaginan ko siya. Ang pangalan niya ay Tess Mariari Segismundo, taga ano, pataas doon Pilipi ba yung San Felipe, yung street, yung paakyat doon sa mula Karuhatan pataas doon sa may simbahan. So salamat sa Diyos sa isang kaluluwa na handang tumanggap sa Panginoon at sa kaligtasan na kanyang nakamit dahil sabi ko sa kanya, ngayon tinanggap mo siya sa puso mo, yung pangalan mo ay naalala ng Diyos na nakalagay yan, naisulat sa kanyang aklat. Ang ano ko lang ay magpatuloy nga siya sa pananampalataya. Nawa makahanap siya ng simbahan para lumago siya sa pagkakilala kay Kristo. Gayun din, salamat sa Diyos sa kalakasan, kalusugan at karunungan sa aking pamilya na heto sama-sama kami dahil nakabakasyon din si Grace at si Naomi. Salamat sa Diyos. Bihira lang yung ganitong pagkakataon na buong linggo ay magkakasama yung family. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko pong pinapanalangan nyo kami. Kaya hindi ako mag-request. Alam nyo na po yung aking... Opo. Alam nyo naman, ang aking family na is ko na magsama-sama kami maglingkod sa Diyos. Marami pong salamat. Good evening. Salamat at tinori, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, tawagin naman po natin si Kuya Jimmy Dayamo. Saan niya po ba si Kuya Jimmy? Jimmy, good evening po. Good evening po. Ayun, gandang gabi po. Gandang gabi po sa lahat. Apo. Praises. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya araw-araw. Kagalingan at sa kalakasan at
Tsaka yung meron kaming pinagpipray nung parang araw. Pero salamat sa Panginoon dahil tumugon ka agad siya ng ilang oras lang tinugon ka agad ng Panginoon. Malaking nagawa ang panalangin. Salamat sa misahe ni Pastor Ronald nung last prayer meeting tungkol sa panalangin. Prayer request po ay kalakasan, talinuhan sa kanya banal salita, ganoon din sa aking pamangkin na may karamdaman, sa aming anak din sa Australia, at ganoon din po yung aking mga kapatid at mayroon unsaved loved ones, ganoon din yung unspoken prayer request po. Yan lang po. Salamat. God bless. Salamat po kay Jimmy. Ako pala po kayo ng Panginoon. Andiyan po ba si Ate Bing? Yan lang po. Good evening po. Good evening po, Ate Bing. Go ahead po. Ang papuri sa Panginoon ay yung pong aking mga kuya at saka si Sangko ay nakasama namin ng Pasko. Nag-message sila. Gusto nila dito sila magpasko. Nagbiro nga po kami ng mag-asawa na balak namin umalis, magtago sa mga inaanak ng aking anak na si Jimby. Pero hindi kalooban ng Panginoon. Pagkat sila ay nakasama namin noong Christmas, sa blessing po yun na nagbiyahe pa sila, hindi po namin sila nasundo. Si Sangko, yung kanyang dalawang anak, at saka si Kuya, saka yung kanyang kasama. At ganun din sa kila Kuya Jimmy, yung kanyang mga kapatid, doon kami nagsama-sama sa Miguelito. Salamat sa Panginoon sa oras na yon at nakapag-share kami ng Word of God. Nag-prayer time. Salamat sa time na yun. At yun po ang aming desire palagi na pag may pagkakataon sa aming mga mahal sa buhay ay amin na silang paalalahanan ng salita ng Panginoon, ng gospel, ng kaligtasan. Maiklaro o matanong sila, lalo na si Sangko na natanong ko nga siya kung yung assurance ng kanyang salvation. At yung isang answered prayer na sinabi ni Kuya Jimmy ay tungkol sa anak ni Sangko na tagal na buwan na hindi nagpapadala dahil nagkaroon sila ng misunderstanding ng kanyang anak na si Tenten. At nung time na yon ay nag-pray si Kuya Jimmy na ipuin ang puso't isipan ni Ten na alala naman yung kanyang papa. Kaya nung hapon ay tumugon agad ang Panginoon. Salamat, totoo po ang salita ng Diyos na ang Diyos natin ay tumutugon ng mga panalangin. Salamat sa mga pangako niya sa kanyang salita. At salamat sa ating mga preacher, mga pastor, kanilang mga mensahe. At salamat din sa aming anak. Ang aming pong panalangin ay yung patuloy na kagalingin ng kanyang thyroid at yung patuloy na paggabay sa kanya doon kasi nag-iisa siya sa kanyang tinitiran ngayon. By January pa yung kanyang dalawang kasama na patuloy na ingatan, gabayan siya, bigyan siya ng may mga Christian friend o friend o classmate na i-provide ng Panginoon. At ginagawa naman ng Panginoon yun. Salamat sa Panginoon. Yun pong mga pangailangan din ng aming anak. Yun pong aming request. Lalo tigit yung kasunod siya sa banal na kalooban ng Panginoon. Kami as a family, yun po aming desire na gawin ang kalooban ng Panginoon. Tulungan kami ng Panginoon. Yun po ang aming
Salamat, pa-praises at kahilingan. Magandang gabi po sa lahat. Okay, salamat po Ate Bing. Kapalain po kayo ng Panginoon. Kaya Richard Gar, bago po kayo manalangin, tawag po tayo na isa. Ano po? Bagay natin si Kapsat Dani. Pakainantok na ito eh. Kapsat. Kapsat Dani. Tulog na. Ah, sinasabi ko na eh. Nakatulog na yan eh. Kapsat Dani. Ala, nagtampo na. Dan. Kapsat Dani. Hello. Ayun. Alam ko sige. Ayun. Hello. Saan ka ba nagpupunta? Pinunta mo na naman yung kapukera mo dyan sa likod. Hindi, kasi yung one ko nagpako ng anyo, eh hindi ko alam kung saan ko pindutin yung sounds. Alihit pa ng cellphone. Eh, wala kasi akong connect kasama dito, kaya pindot ako nung pindot ayaw mag-open yung ano, volume. Pindutin mo kasi sa microphone. Kaya nga eh, sa mic. Ano. Sige, Kapsat, kayo na po. Naririnig ba ako kasi bumabalik sa hina yung po? Naririnig ako? Oo, oh, nakitinig na dinig po kayo. Ganda nga ng boses mo eh. Eh, ganun ba? Eh, ikaw yung hindi ko marinig-rinig eh. Oo. Okay ha. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy na pinapairam sa aming pamilya. Salamat sa magalingan ng mga ubot sipon, ng aking mga anak. Salamat sa Panginoon sa patuloy na ginagamit ng Panginoon ang mga anak ko sa pag-awit. At salamat din sa Panginoon dahil kanina ay natapos na yung ating schedule sa Tokto, sa SSS. Yung mga bumabalik na pina-file namin ay pinalidate ako kanina. Akala ko ay hindi nagkaroon kasi ng problema. No, pumunta ko nung Webes noon. Nung last week ay doon lang, nirisked lang ako kasi sa haba nung nakalista. So, in-schedule ako ng 27. Uwi kami, Marit. Tapos, kahapon ng umaga, ay bandang kahapon na siguro yun. Nag-chat si Marita sa akin. Tinatanong niya, i-send ko yung reseta ng mga gamot ko para bibili siya. Ngayon, nung hinahanap ko na yung mga reseta, dahil nandun yung mga original na kunin sa isang envelope na dala-dala ko sa SSS. No, hindi ko makita. Hindi ko mahanap. Hindi ko wala dito sa istante na pinaglalagyan ko. Eh, wala. Hanggang kagabi, nalugod na namin ang mga istante. Tapos, ilang oras, gabi-gabi na, naghanap pa rin ako. Hanggang kaninang umaga, madaling alas 3 siguro nung hinatid ko si Ella sa kanto. Eh, pagbalik ko, hindi ako na katulog dahil kaisip anong dadalhin ko sa doktor sa SSS. Na. So hanap kami ng hanap tong sa envelope dahil nandun lahat eh, ng mga dokumento ko, ng mga original. Wala talagang hindi namin makita. Lahat na pati bodega hanggang doon sa labas. Wala. Hanggang sa kanina alas 8:30, tumakbo na ako sa office, sa trabaho.
para kumuha ng panibagong mga dokumento. May na-provide naman, kaya lang mga Xerox na lang. Eh, ang kailangan, kinakailangan lahat ng isasubmit sa SSS ay puro original. So, problema talaga ako. Stress na stress ako kanina. Mula kahapon hanggang kanina umaga. So, nung nakuha ko yon, biglang nag-chat yung stat ng SSS na kinakailangan alas 9, nandun ako. Umaga. O di, minadali ko si Marita. Sabi ko, hindi ka na, samahan mo ako. Saan ang kita dyan? Kahit na puro mga Xerox ang dala natin, eh, susubukan natin kung maya kang SSS. Ngayon, nung punta kami doon, pero iniisip ko lahat ng pinuntahan, dinaanan namin ni Marita no, nakarang Huwebes, nung galing kami sa SSS. May pinasok kami na kuhan, iniwan namin sa baggage, tapos kung saan-saan kami punta. Yun ang inuna kong pinuntahan. At tanong-tanong sa mga gwardiya doon sa mall to sa Paso de Glass kung SSS doon. Wala. Hanggang sa bandang huli yung naisip ko kung saan ako umupo na nagpa-laminate ng IDC Marita doon mismo sa harap ng SSS. So, parang ganun ako ng Panginoon na doon ako pumunta. Eh, nagtanong ako doon sa naglalaminate, sabi ko, ma'am, meron po ba kayong nakitang kwan na iwan akong envelope dito na white? Tapos, bigla siyang naghanap doon sa loob. Sabi niya, ito po ba, sir? Sabi niya, ay naku, grabe talagang bigla na naman na tumaas yung kwan ko sa tuwa. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dito ko lang pala naiwan. Sabi ko, isang linggo. Doon na naka-stack na hindi ko alam na naiwan pala. Alam ko, naiuwi ko. So, salamat sa Panginoon dahil yung dala-dala ko, yan ang mga original, yun yung naipasa ko kanina. At salamat sa Panginoon dahil napakabait naman yung doktor ng SSS. May mga kulang pa na mga dokumento na sinabi niya na magpapatunay na bago ako pumasok sa Melowers ay wala akong sakit. So, wala, iniisip ko wala naman akong mga record noon na talagang wala akong sakit. Pero ang magpapatunay lang daw ay ang kumpi niya. So, gumawa siya ng mga kailangan pa, yung sinulat niya yung mga kailangan pang mga dokumento na dapat na isubmit ng kumpanya. So, hanggang sa, kung sabi niya, kapag kami na-reject pa yan uli ng SSS, balik ka uli sa akin para alamin natin kung ano pa yung mga kailangan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Pero kung hindi original yung dadalhin ko, bali mawawala na lahat yun. Pinaghirapan ko na pabalik-bali. Mangyayari, magpapa-request na naman ako sa Fatima, sa Heart Center ng mga original. Eh, ang mahal daw ang bayad ng mga ganun. So, salamat sa Panginoon dahil nakuha ko kanina. Tapos, halos magkapundi kami ni Marita na sa labas dahil pagkatapos sa SSS ay bumalik ulit ako sa office network para may pasa nila. So, dalangin ko na sana ay ma-approvean ng SSS 60 days extension. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. So, yun lamang po at prayer request yung nga pala yung ma-approvean ng SSS yung aking extension na 60 days.
Ayun lamang po at maraming salamat po sa lahat. Okay, salamat, Kabsat. Sa susunod, ha, itali mo yung mga dokumento mo, ha. Senioritim ka na, eh. Oo, nang hindi. Senioritim ka na, makakali na. Oo. Yung gamot mo, huwag mong iiwan, ha. Huwag iiwan sa bahay. Nalalaman na. Ayaw mag-sweeping, iniiwan mo. Nalalaman na. Buti na lang, may gamot si Pastor. Talagang papunta na talaga, eh. Dual citizen mo. Susunod yan, di mo na alam kung saan ka uuwi. Pasalamat nga si Marita dahil talagang nalinis buong bahay sa kahahanap. Huwag mo kakalimutan yung pangalan mo. Tinatanong ko nga kung sino yung kasama ko na dito sa bahay. Si Marita pala. Dapat in-extend mo yung paglilinis mo hanggang simbahan. Ano ba ka na sa office yun? May ganyan talaga pagka... Naghanap ka rin din. Naghanap ka rin doon. Nagkakailan na kasi, Pastor. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung mga... Hindi na makakabot, hindi na mapigilan. Stress na stress yan. Nagpipilitan ko kung may Marita na dala-dala namin pa uwi. Palagay ko, nag-away pa kayong dalawa. Ako ang hinahawaan. Nani, pag nakawin mo yung SSS, SSS din yan. Sobrang sarap eh. Wala ko. Grabe talaga yung stress ko kahapon hanggang kaninang umaga. Pagod akong kahanap. At least nahanap mo. Oo, nandun pala sa mall eh. Hindi, nagpalamig kasi may ita mga ulo nyo. Nagpalamig. Sige, dyan ba si Ate Marita? Wala, ako lang mag-isa dito. Lumaan na sa labas. Please na-recover. Ah, ganun. Kasi pakaawayin mo eh, kaya hindi umuwi ng bahay. Oh, lumabas sila, na-stress sila sa akin. Huwag mo na ulitin, ha? Sige na, Preacher Edgar, manalangin na po tayo. Okay, purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay makatitiyak tayo na siya ay tumutugong sa mga panalangin ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Hindi lang mga biyaya, kundi naroon, Panginoon, yung kapayapaan ng puso't isipan na araw-araw po namin nadadama at patuloy na pagpuprovide mo lahat ng aming mga pangailangan. Panginoon, nalapit po namin sa iyo ang iyong anak na si Sister Eva, Panginoon. Salamat sa buhay na kong anak mong ito na naroon ang kanyang puso na paggamit sa iyo sa mga bata, sa children ministry. Ang kanyang talento ay kanyang ibinubuhos, itinuturo sa mga bata. Nang upang mga batang ito ay maturuan na makilala ka bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Ganyan din ang kanyang kahilingan, Panginoon, yung pong kanyang pagsasaayos ng kanyang visa. Ikaw, Panginoon, ang magsaayos nito sa tamang panahon at yung pong kanilang mga plano ni Pastoron, Panginoon, sa yung tamang oras, kapanahonan ay mangyaring lahat ng ito. Ngayon din ang kanyang family, patuloy po namin lalapit sa iyo, ang kanyang ate, ang kanyang kuya, ang kanyang mga kapatid, Panginoon, patuloy mong tanganan. At ang kanyang mga kahilingan, Panginoon, mga prayer requests ay ikaw ang patuloy na tumugon. Ngayon din, Panginoon, nalapit po namin sa iyo ang iyong anak na Sister Nori, Panginoon. Salamat sa anak mo ito, sa kanyang patuloy na pagpagamit sa iyo, sa kanyang katapatan, ang kanyang pong kahilingan ay yung pong sa kanyang pamilya, Panginoon, na sila ay magkasama-sama sa paglilingkod sa iyo. Nalapit rin po sa iyo, Panginoon, maging ang kanyang biyak na si Preacher Art,
Patuloy mong tanganan, gabayan, patnubayan, bigyan ng kalakasan, karunungan nagmumula po sa iyo, maging sa kanyang pag-aaral, maging Panginoon sa kanyang katawang pisikal, na kumisan ay may mga dinaramdam, Panginoon. Panginoon, ikaw patuloy magbigay na sa amin ng kalakasan sa aming katawang pisikal. Ngayon din kay Sister Nori, patuloy mong ingatan ang kanyang katawang pisikal ngayon. Ngayon din, Panginoon, sa kanilang anak, maging si Noemi, si Ephraim, maging si Grace, patuloy na kalakasan at kagalingan at patuloy na kausapin mo, maging ang puso ni Ephraim, ni Noemi, na sila ay sama-sama. Naroon yung katuwaan ng mga magulang na sila ay sama-sama ang naglilikot po sa iyo. Nalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, maging si Brother Jimmy, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, karunungan sa iyong mga salita, maging sa kanyang trabaho, bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo at patuloy mong gamitin ang kanilang buhay sa maging sa lugar po ng Bignay, patuloy mong tanganan ang mag-asawang ito, kanyang pamilya, at ang kanila rin kahilingan, Panginoon, yung para sa kanilang anak na si Jimby, ikaw ang patuloy na tumangan, maging sa kanyang katawang pisikal, maging Panginoon sa kanyang buhay spiritual, ay patuloy mong palaksin, at patuloy na maksunod sa iyong kalooban ang kanilang anak na si Jimby. Ngayon din sa kanyang mga kapatid, Panginoon, na patuloy mo pong gamitin si Brother Jimmy upang sila ay mailapit sa iyo at makilala ka bilang Panginoon tapos ng kanyang buhay. Gabayin mo, Panginoon, si Jimmy sa kanyang pag-aaral, sa kanyang work, at maging sa kanyang inuupahan ngayon na wala po siyang kasama, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-ingat, at kung meron man po siyang makakasama, sana, Panginoon, na yung pong mga anak mo rin, Panginoon, na mga Christian upang sila ay magkaroon ng fellowship at magpalakasan sa bawat isa. Ngayon din si Ate Bing, tanganan mo ang kanyang kalusugan, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan at patuloy mo paggamitin. At salamat, Panginoon, sa anak mo ito na patuloy mong ginagamit sa Open Door Baptist Church sa pagbabahagi ng iyong salita at patuloy mong palakasin, Panginoon, ng kanyang katong pisikal, maging sa kanyang mga kapatid, kung patuloy na tumangan. Ngayon din, Panginoon, kay Brother Danny, patuloy po namin lalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pagkilos mo sa kanilang buhay, maging sa mga original na papel na hindi niya po alam sa nalagay, pero salamat, Panginoon, sapagkat hindi pa rin po itutuloy yung nawala at naisa-ayos mo lahat. Sapagkat ito, Panginoon, ay malaking abala, malaking gastos, pero salamat sa kabutihan mo at pinaalala mo yung mga bagay na kung saan niya po maaring naiwan ito. At kanya rin pong dalangin, Panginoon, na sana po yung pong 60 days extension ay ma-approvean sa SSS upang patuloy pang maging naayos sa kanyang pagpapahinga. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy na kalakasan ang kanyang katawang pisikal, patuloy mong pagalingin, ano man, Panginoon, yung kanyang mga nararamdaman, hipuin mo, Panginoon, yung pagpagaling ng kamay, kayo hindi sa kanyang pamilya, patuloy mong tanganan, maging, Panginoon, sa kanilang mga anak, salamat na patuloy mong binigyan ng kagalingan ang kanilang mga karamdaman, ubo at sipon, kayo hindi sa trabaho ni Marita, patuloy mong bigyan ng mga kliyente, Panginoon, upang patuloy na makatugon at sa kanila mga pangailangan. Gayun din si Tatay Dionisio, patuloy bigyan ng kalakasan at patuloy na kagalingan, Panginoon, sa kanyang mga naramdaman. At maging, Panginoon, ng mga kapatid ni Brother Danny, patuloy po namin lapit sa iyo, patuloy na lumago sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sapagkat ikaw na aming Diyos na nilalapitan ay Diyos na patuloy na tumutugon ng aming mga pangailangan, aming mga panalangin. Salamat po, Ama, ng maraming marami sa iyo at alayin ko po ang patuloy na pagtangan mo maging sa bawat sa puso amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay.
Okay, salamat po, Preacher Edgar, sa maningas na panalangin. Ayan po ba si, ano, si Preacher Eric? Wala po, no? Wala po siya, Pastor. Wala. May prayer request sila. Dinali yata sa Valjean yung kanilang, ano. Ay, apo, sorry. Yan. Si Ate Gemma, andyan pa. Ate Gemma. Dito si Ate Gemma. Ayan, sige po, si Ate Gemma na po muna. Gemma, kayo na po. Good evening. Si Preacher Eric yata may sakit din. Mataas ang ano. Ha? Mataas ang BP. Mataas ang BP. Mataas na MR. Tapos yung apo. So, ipa na lang. Ayun. Sa akin naman eh, pasasalamat kasi yung upo ng tatay, pneumonia na kasi yun. Doon yung kaba for ilang weeks. This ngayon, wala na siya. Pati yung sa akin, nung ay merong malat pang natira, pero salamat, limang araw lang yung antibiotic ay nakuha na. Pero yun nga. Sana kasi bumalik lang eh, yung sa akin. So sana totally mawala na. Sayang. Resistensya. Si Ian, pakipray po. Dahil mayat mayat masakit ang ulo. Dahil misipon din. So, nakuha niya yung sakit ko. Ayun, yung help po namin dito sa bahay. Salamat sa kagalingan. Mayroon kagalingan. Salamat din sa protection na nakabiyahin na yun. Si tatay din. At nung Christmas, usually dito lang dapat kami sa bahay at nagtatanggap ng mga bisita. Medyo nakapagtago kami. May dahilan. Kasi kinakailangan namin siyang para makita niya yung mga kapatid din niya. Na-operahan yung kapatid niya, hindi niya madalaw sa hospital. Ayaw ko rin siyang dalahin dahil nga may ubo siya. Pero salamat nitong kapaskuhan ay nawala yung ubo niya at nagkita-kita sila, andun yung katuwaan. Napansin ko lang no, kapag ka ganitong Christmas season, nakapag-ministry tayo sa ating mga mga kamag-anakan. So, nagkakaroon ng mga kaganapan. Sa amin din, yung mga reunion at mga event. Pero salamat sa Diyos kasi naiihayag pa rin yung salita ng Diyos. Si Pastor Melvin ay sa pananalangin, bago manalangin, ay andodon yung sineshare pa rin niya yung gospel. So, mayroong pagkakataon at nagpapasalamat ako. May opportunity kahit mga hindi Kristiyano yun. Andun yung paggalang nila at nakikinig. So, sabi ko, these are the ways ng Lord para naman maabot yung ating mga kapamilya. At narinig ko rin kanina yung mga testimony na kung paano gumawa ang Panginoon doon sa mga kapamilya, whether Christian or non-Christian, ay nagkakaroon ng pagkakataon maihayag yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. So, sabi ko nga, hindi walang kabuluhan yung mga events, yung mga reunion. As long as inuuna natin yung Diyos at ando doon yung katuwaan, hindi siya in vain lang. Excited ako sa Sunday, mula ng December, ano, ang dami nating every Sunday, parang nandun yung mga challenges mula nung sa mga practices, sa mga yung presentation and this Sunday, yung every family na kumakanta, parang mas may ano ngayon, meaningful yung mga pagkanta ng mga bawat pamilya. Parang merong meaning, like yung mga chua ng Sunday, nabuo sila. After so many years, iba nakita natin na ando yung mga anak. So, and then this Sunday, meron na naman. So, ang ganda pong ano, and nakaka-excite. Nung Sunday, kala ko wala ng mga kaganapan, wala tayong mga baon, lahat nagmamadaling umuwi. At wala rin kaming baon. Pero, kinakailangan mag-stay. At merong ministry pa rin nangyari, yung mga youth,
at kami naman eh meron pa rin pinag-pray. Salamat sa provision, salamat kay Eva. Kasi wala nga kaming baon, salamat kay Marita. Bukod tayo sila yung may baon, sila yung kakain, sila lang yung kakain sa church dapat. Pero ang galing ng Lord, pinagtagpo-tagpo at ayun, si Eva yung nag-assist at naging anghel namin para magkaroon ng karagdagang pagkain. At salamat sa time ng visitation and prayer ng Sunday. So, sa Sunday, another mag-i-excited ulit tayo. So, ang prayer request lang yun, yung preparation ulit natin. Although, kumbaga parang may event tayo iniintay kasi New Year, nung nakaraan ay Christmas. Pero alam niyo yun, meron pa rin dapat ready lang na doon sa plano ng Diyos, meron siyang mga, may kinakamada siya. So, as long as ang Lord yun nasa puso at isip natin, uunahin talaga natin siya. So, yun yung prayer request. And yung health natin, kaligtasan ng lahat, lalo sa mga nagbabiyahe. Kami nagbiyahe rin, nasiraan. Salamat sa mga protection at mga ginamit ng Lord para makauwi kami. Na-stranded kami ng one day. Kasi hindi kami makaluwas dahil sira yung sasakyan. Mabuti naman at nag-provide ng magagawa agad at kinabukasan kami nakauwi. So, yun lamang po ang aking may share sa gabing ito. Salamat po. Malamang sa Sunday, kami lang may baon huli. Baka hindi na kami magbaon. Meron. Magdadala kami siguro. Dagdagan mo. Nagdaga mo kapsa. Nagutom tayo noong Sunday, kapos kasi baon mo. Salamat nga kay Eva, dumating siya nung tapos na tayo. Si Don Ray, hindi nga nakakain ng maayos eh. Kaya alam mo na sa Sunday. Paano tinanggap ang pagkain? So, baka naman may magpapakain sa Sunday. Asa na lang ako sa mag-blow out. Palita. Oo, ayos yan. Oo. Sige, salamat. Salamat sa papakain sa linggo. Okay, tawag na tayo. Tawagin naman natin si Preacher Art. Preacher Art, good evening po. So, magandang gabi po sa lahat at happy new year na rin. Salamat sa Panginoon for the past year, sa pag-aingat sa aming family, yung provision po niya, kalakasan na tuloy na pinagkakalob sa amin. Salamat din for the past year na binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa pamagitan po nating iglesia, na sa maliit na kaparaanan ay tayo po ay patuloy na nagagamit sa mga home Bible studies at maging sa mga devotion. Salamat sa karunungan na patuloy na pinagkakaloob ng Panginoon. Salamat kay Pastor na patuloy na nag-encourage sa atin sa yung talagang na magpatuloy tayo. Bagamat limited yung kaalaman natin, pero salamat sa Panginoon dahil siya yung patuloy na nagbibigay sa kanyang biyaya na tayo po ay patuloy na magamit ang ating Panginoon. Kaya pag-isama nyo sa panalangin, by next year ay patuloy tayo pang magamit sa mga home Bible studies na madagdagan. Although na talagang yung isang nakikita kong problema kasi talagang Sabado lang karamihan na pwedeng dalawin. At there are times na hindi pwede, kaya pagka ganun mahirap. Although yung iba, pwede ng ibang day, pero karamihan ay Sabado talaga kasi yun na yung mauwi na sa bahay, wala nang pasok na bukasan. So pakisama sa panalangin na lalo pang lumago yung ating mga gawain. Yung karunungan din na nawa ay patuloy na ipagkalob ng Panginoon sa biyaya po niya. At siyempre yung ating mga loved ones, mga unsaved loved ones na sila po ay makakilala din. Ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan na
sila ay maka pakinig din ng salita ng Diyos. At yung isa po ay unspoken. So yan lang po, Preacher Ronald. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa lahat. Okay, salamat po, Preacher Art. Palay po kayo ng Panginoon. Ngayon po, tagay na po natin si Preacher Edgar. Preacher Edgar. Okay, good evening. First of all, nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Muli natin na ipagdiwang ang Kapaskuhan na narin yung katuwaan sa ating mga puso, sa mga blessing, mga ating natanggap. At salamat din ako sa Panginoon na maging sa aking family nung Christmas ay wala po kami dito, na out of town po kami. Pumunta po kami dun sa pinaliguan namin nila Pastor sa may Agua Caliente, at masaya naman po yung apo ko, swimming, at naranasan nila yung hot spring. Tuwang-tuwa siya dahil daw hindi rin malamig, at maging mag-shower ka, mainit din. At maging kay Chona, maganda rin, at purihin ng Panginoon at pag-iingat niya. Napapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy na kagalingan at sa aking naramdaman. Bagamat meron pa rin akong konting naramdaman, pero yung nagpa-check up ako dun sa pamangking ko na doktor diyan sa may Gente, at nabigyan ako ng gamot na parang medyo umukay-okay. Kaya purihin ng Panginoon. At aking pong prayer request, patuloy na palakasan ang aking family, kay Chona, yung kanyang back pain. Sa akin din, nung isang araw nga, medyo sumakit din yung aking, naikwento ko nga kay Preacher Art, dahil mag-isip Preacher Art, nakukwento rin, meron daw siyang ginawa dun sa papaha nila, medyo nagbuhat, medyo sumakit daw yung likod niya. Ako rin, ganun, nagbuhat ako ng, ano ba to? Bumili kasi na yung pamangking ko ng oven. Pinakabit sa akin yung paa, yung mga hose. Nung itimba ko, dahil parang nag-alanganin ako yung salamin, baka ako mabasag. Medyo na-pwersa yung ano yun, sumakit na yung aking yung aking taglalang. Pero nawala na, okay na ngayon, nawala na, puro ng Panginoon. At isa po sa prayer request, yung pamangking ko po na malaki po ang pangailangan namin na pera, dahil opera po siya sa kidney, lilinisin daw po yung mabigat po, dalawang kidney na po, ang bayat-bayat niya na. Tapos yung artilap pa lang doon sa machine is 100,000 sa PGH sa operahan. Ngayon, nakasalang na siya ngayon. At sabi ko nga, tulong-tulong na lang, at talagang ganun. Tapos, yung pamangkin ko na yung teacher yon, at Christian sila. Tapos yung isang kapatid niya na bunso, ganun din, meron na manakit sa utak din, no, sa ulo, na merong parang tumor daw, kaya pinainom siya ng gamot na yung parang ang uminom naman siya ng gamot na magayong mukha niya, kaya isama natin sila panalangin. Ay yung pamangkin ko, isa Annalisa, yung isa Jonah, ay yung patuloy na provision ng Panginoon maging sa kanilang mga financial na pangailangan, at yung mga doktor na titingin, bigyan ng karunungan ng Panginoon na maging tama yung mga gagawin na proseso. Alam mo, talagang kahit na may mga magagaling doktor, iba pa rin talaga ang Panginoon ang tumatangan sa lahat ng ito. Kaya ilapit po natin sa sila sa Panginoon. At kanina, papasalamat din ako sa Panginoon na dalaw ko po yung aking, kasi yung sa buhay na kapatid ng nanay ko, dalawa na lang, yung isang nasa Canada, yung isa nandito sa may Balintawak. Pinuntahan namin kanina, nagkaligaw-ligaw pa kami ni Jonah. Pero purihin naman namin Panginoon, dahil nung pagdating namin doon, nag-iisi lang siya sa bahay, hindi na siya nakakalakad. Yung mga anak niya kasi may namatay lang daw, nakipaglibing. So na-sharean po natin siya ng gospel. At siyempre, pag dalaw mo ganun, bibigyan mo na rin na financial. So kaya medyo itong this year, medyo maraming gastusin. Pero purihin ang Panginoon, dahil ang Panginoon naman nagpo-provide, patuloy na nagbibigay ng ating mga pangailangan. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Open Door Baptist Church. Salamat sa ating pastor, sa lahat ng mga membro, kapatiran, mga kapitsiran, kay Ate Gemma. Salamat. Purihin ang Panginoon. Mabuhay po tayo.
at praise the Lord. Amen. Okay, salamat. Richard God, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayon po at ang ginawa natin ang ating pong senior pastor, Pastor Melvin. Pastor, praise the Lord. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. Yun nga po, yung Sunday ay after ng service sa umaga, ay hindi po kami umuwi. Lunch, salamat kay Papset, kay Marita. And then after that, gawin kami sa bahay dahil may mga paghahanda pa rin na ginagawa. At yung dadalhin namin sa QC. At yung nga po, mayroon din doon at Christmas service, at Christmas party. Kaya nung makauwi na kami, gabi na. Ayun po. Do, maaga naman kami natapos, pero siyempre may problem. At may mga dating, may mga yung mga kapatiran doon, may mga sa dating pamilya. Yung pagkakalama tayo sa Panginoon. Then, nabukasan nga, dumiyay kami ng Laguna. Doon ay dumating nga yung kamag-anak ni Ate Gemma at nandun kami. So, nung pagkarating doon, eh, siyempre, sinukan muna agad yung mga kasuhin. Pero nung i-start ko na yung sasakyan, lobat na siya. Bumigay na naman yung sira yung sa alternate. So, I thought ay kaya. Pina-series ko, mandar, pero hindi ko makarga. Hindi pwede siyang ibiyahin na hindi ko makarga. At yun, nabukasan kami sa morning. Plan ko talaga bumili ng bagong baterya. Pero sabi nung sa bilihan ng baterya, sir, hindi nakakarga. Ipaayos mo muna alternator. Eh, alam ko ang bagong alternator ng crosswind, libo-libo yan. So, mayroon barita electrician na magpapalit lang ng carbon. Ayun, tinuro yung malapit ng dito. So, dinala ko. Buti na lang, wala masyadong gawa yung electrician. Mahusay, ex-OFW, trabaho sa Saudi ng 20 years. So, malaking sabi ko, sir, prayer, dahil kailangan ng mahusay na, ay, may talagang kabisado yung gano'n. So, yun nga po, napalitan ng carbon na hindi ako gumastos ng bayad lang ako ng 700. Kasi pag ano, ay talaga yun, pumili ka ng bayad. So, yun, hanggang ngayon, okay na rin yung sasakit. Puri ng Panginoon. Si Preacher Eric, pray natin, may isa ng panalangin. Nag-message siya sa akin at pinakita niya sa akin yung kanyang yung result ng BP. At nasa 200 ang kanyang kambay yung picture niya. 200? Oo, nasa tumabot siya ng 200 eh. Kaya kay sabi ko, alam mo kapatid, pan na yun, stroke na yan, yung ganyang taas, sabi ko. At sabi ko sa kanya, kailangan mong... Ano yung over, pastor? Teka, tingnan ko ulit itong aking pictures dito. Kasi talagang worried ako. Tapos biglang siya nag-post dun sa... Kwan na sila ay mayroong prayer meeting sa Big Nine. So sinasabi ko sa kanya, pwede mo nang gawin na kundi na nagsasabi siya gawin na may service daw sila Linggo. Sabi ko, hindi yung Sabado yan. Kailangan kita ng Linggo. So, pwede mo na pagsabay-sabayin na yun, sabi ko sa kanya. Prayer meeting, Sabado na natin. Hindi naman din nagpaawat, nag-service pa rin kami. At nag-prayer meeting. Kasi nyo, nung kanyang taas, yung isa, 190 over 129,
187 over 128, yung kanyang BP. Noong kanito, binigay sa akin December 20, hapon. So, ang kanyang heartbeat nasa 104, mataas. Mataas? Oo, yung kanyang heartbeat. So, sabi ko sa kanya, magpa-check up. Magpa-check up ka, sabi ko, punta kay Dr. Pere. Pwede naman ipagpaliban ang prayer meeting. Pwede naman gawing Sabado yun. Tapos magpa-check up. Kasi yung meron daw siyang inainom na gamot, bakit hindi niya kayang kontrolin yung BP niya? Pag may gamot ka, dapat nakokontrol niya yung taas ng BP. Hindi nakokontrol. Pastor, kumain daw ng bawal, sabi ni Banje. Baka pastor, kulang na yung dosage. Oo, kahit na Kuya Jimmy, kahit na may kinain ka, dapat yung gamot, kontrolado niya lagi ang BP mo. Kung iniinom niya, o kaya tama na yung, o kailangan, o tama ba yung gamot niya, o kailangan palitan. Kasi ako, nagpalit na ako ng gamot dahil kailangan palitan Kasi yung Losartan parang mahinang sa akin. So nagpalit na rin ako yun sa sinabi ng doktor. So, kailangan magpalit. Kailangan kontrolin. You cannot stop yung pagtaas yung pagkain mo minsan, ay nakakain, kailan lang. Kakakain ko lang ng dinuguan na ang dinuguan ay kwan. Alam ang loob, hindi siya yung karne. Hindi, ang sarap, di ba, Kuya Edgar? The best yun. Kumain ka, basta. Oo naman, mapipigilan mo ba ako sa ganoon sarap ng dinuguan na ganoon? Hindi ako nagluluto, no, basta kayo. Pero mga 150 to, 120, 70. Pero normal yung ating BP kasi minum kamo. Anyway, tapos... Kung nga, pagkatatat yung lechon ni Malo. O diba, kita ko yung kapsa, puro lechon yan na ako'y kinakabahan sa'yo. Ako, puro bawal. Pwede ba na ako lang ngayong magtatatat na hindi... Kakain, titikin. Dani, pag tumikim ka ng lechon, huwag mo lulunokin, titikman mo lang. Hindi, sabi mo kasi. Basta isipin ko lang daw, sasabihin ko, manok ito. Manok ito, hindi ito baboy. Nakatapat ka sa... Mahirap na kasing mahirap na pagsabihan Dani, yung mga edad na. Dani, mali yun, Dani. Sabi mo, manok ito. Pag kumain ka ng manok, sasabihin mo na lang, baboy ito. Baboy ito. Pero manok yung kinakain mo, okay yun. Pero yung baboy, sasabihin mo manok, mali yun. So yun, kaya sabi ko kay Precherery, sabi ko, magkano ka na ng Sabado? Sabi, tuloy, mamaya-maya mayroon na mensahe, yung anak daw niya, tinakto sa... Transisyor daw yung apo niya na anak ni EJ, tinakuro sa balik. Sabi ko tuloy sa kanya, sana kung ikay hindi pumunta, kayo yung nag-assist doon sa apo niyo. Nandiyan, ngayon sa kuwan, ganyan nangyari sa inyo. Nagkakaroon ng pag-aalala si Banji, siya naman ang nalolo blood daw siya. Iba naman baliktad sa kanya. Pag ganyan na-stress, sabi-sabay, maraming mga concern yung dalawa. So, again, mataas yun. I don't know kung ano na yung pang, pero sabi niyang huli sa akin, mataas pa rin daw. Kaya sabi ko, pa-check up. Pa-check. Ewan ko lang kung nagkukwento yung kina Kuya Jimmy at saka Ate Bing, yung ganyang sitwasyon dito sa Chere. Karina, Pastor. Nag-prayer meeting kami, normal na naman daw, 165. Normal pa sa kanya, 165. Oo, mataas yun. Mataas yun, Kuya. Lagi niya sinasabing normal yun, mataas yun. Madali mag-shoot up yun, yung ganung taas. Normal, ang normal sa edad natin, 120 over 80. Yun ang normal. 130. Oo, 130. 130. Pero 165, mataas yun. Mataas yun. Baka siya sabi niya normal sa kanya. Normal nga daw sa kanya po. Kasi dati na ano daw siya, yung lumabas yung dugo sa kanyang ilong sa mataas na yung blood pressure.
Oo nga, kaso na, tinanong ko, sabi niya, okay naman dahil nakapagsalita naman sa kanila doon sa aming prayer meeting. Pero mataas, kuya, yung nung abente, 190 over 129, mataas to. Oo nga. So yung pangiti pangas. Sabi ko, magpa-check up. Pa-check up ka, sabi ko. Ewan ko, kung susundin niya ako bukas, magpa-check up. Buti hindi siya nahihilo. Meron siyang nararamdaman. May ganun kasi denial ni isang ang tao. At na may nararamdaman, nagdi-deny. Hindi, ang nararamdaman daw niya, Pastor, nung mataas yung BP niya, yung batok lang niya, pero yung buong katawan niya, okay lang. Yung batok parang nangalay lang. Eh kaso, tingnan mo naman yung BP niya, malakas. Pero yung BP niya mataas. Yung batok. Kinumusta mo siya kanina eh. Pero umiinom naman ng gamot, di ba? Kaya may ino, oh, mayroon po siyang iniinom. May kinain nga daw na bawal. Sa payo. May kinain daw, sabi na Ate Banji, kinain na bawal. Mas kinain ng bawal, di man na high blood. Baka nasubrahan niya, nasubrahan to sa bawal eh. Pag bawal, huwag nang ipilit ka inin. Nagsalita, nagsalita. Ayaw daw po makinig. Ayaw daw makinig. Ayaw makinig dahil masarap daw yung bawal. Ayaw. Pala silbi ang gamot. Basta mayroong gamot na iniino para at least keep one. Importante yun. Anyway, pag-pray lang natin. So, yun ang mga prayer request nila. So, sinir nila sa akin. At tuloy natin panalangin din ang ating luhain sa linggo na tayo patuloy na samahan at gabayan ng Panginoon. At yan ay ang ating New Year service for January. May mga pag-uusap pa rin tayo regarding ang yung mga details o specifics ng mga program natin for the year 2024. So, pag-try natin na we can be able to meet together yung malalang mga leaders and workers and kailangan natin. And tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa katagumpayan ng Panginoong ginagawa. Ay also next January ay masimula na rin yung hagdan na project natin sa church. Umaw na yung hagdan at yung kupong na pag-akyat sa taas. So, nag-usap na kami ni Engineer siyempre, dyan si Engineer Art at Future Art para sa ganun ay maparami tulong-tulong kasi yan ay project ng simbahan. So, na natin. Kasi pag nagtagpulan, nabot tayo ng tagpulan, may hirap kasi punch yan. Or open yung taas. Kaya kailangan niyan ay masimulan. So yan po at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na paggawa sa atin. Sige po at sa Diyos ang papuri. Salamat po Pastor Melvin. Una po ako manalangin Pastor tapos kayo po yung magwawakas ano po. Yes, yes, yes. Basa po tayo ng verses, ano po, dito po sa 1 Thessalonica, kapitulo 5, talata po, verse 16 to 18, ano po, para siyang, ano, para po siyang tinapay na may palaman sa gitna, ano po, at yung palaman dito ay yung panalangin. Sabi po rito ay magala kayo lagi sa verse 16, verse 17, na magsipanalangin kayong walang pati. Verse 18, sa lahat ng mga bagay ay pasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Tungkol sa inyo. So yung pong verse 17 ay magsipanalangin kayong walang pati. So nasa gitna po siya. At ito po yung ating pong gagawin ang manalangin. At
tayo po magsalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Mabaging Diyos, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat bawat araw, bawat minuto ay nalalaman mo kung ano ang laman ng aming isip, laman ng aming mga puso. Salamat po sa iyo sapagkat napakalapit mo lamang sa tuwing kami po ay nananalangin. Kaya po salamat po sa iyo sapagkat sa kabila po na ang aming physical na katawan ay pagal, may mga nararamdaman, ang hina, nakakasakit, nalulupaypay. Pero salamat po dahil may mga labing na nalangin. At sa bawat nalangin ay meron po itong kaakibat na katiyakan na katugunan. Kaya po marami po salamat sa iyo. Ngayon pong gabi ay aming pong nilalapit ang kapatid, Brother Eric, kung kanyang blood pressure ay pakiayos nyo nga po, Panginoon, maging normal para po makapagpagawa ng mga gawain yung po sa bignay na inihatak po ninyo sa kanyang balikat at sa mga kapatiran na naroon, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, ayusin yung physical na katawan, ayusin yung heartbeat, Panginoon. Pang sa ganoon, maging normal, maging maayos ang paghinga, maging maayos ang pangangatawan, Panginoon. Ganoon din po si Ate Wadji, yung kanyang kakaroon ng low blood, Panginoon, dahil po sa stress marahil. Maging sa kanyang apo, sa anak po ni AJ, dalangin po namin na kayo nga po ang siyang magayos ang lahat ng ito, Panginoon. Pong, pagka gumaganap ng mga gawain, gumaganap ng ministry, ay naroon ang paghadlang ng kaaway upang ang mga banal na gawain ay hindi po makapagpatuloy. Kaya kami po ay lubos na papasakop sa isang makapangyarihan Diyos na siya po magagagawa ng mga himala sa mga buhay ng aming mga kapatid. Ganoon din po kay Ate Gemma, patuloy na kailangan po yung kanyang hubo. Maalis na po, Panginoon. kay Tatay Valenzuela, yung kanyang pneumonia ay pagalingin niyo, Panginoon. At yung pananakit ng ulo ni Ian ay maalis din po, Panginoon. Patuloy na pangunahan niyo sila. At sa panong ito ang posipon, laganap, panakit ng lalamunan, pagtuyot ng lalamunan, Panginoon. At halos lahat ng mga members ay mayroong ganitong nararamdaman. Kaya po, dalangin po namin ang patuloy na magbigay niyo po sa amin ng kalakasan, yung immune system namin, Panginoon, palakasin mo. At yung mga miinom ng gamot ay makatulong ito, Panginoon, para po sa kagalingan ng mga sakit, Panginoon. Salamat po sapagkat ngayong yung December ay may mga reunion na nangyari at dito ay ipabahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po sa mga ministry na ibinibigay po ninyo sa pamilya po ni Pastor Family, Ate Gemma, Pastor Melvin. Salamat po. At ang buhay po nila ay nagagamit sa iba't iba po mga pamamaraan, Panginoon, para po ang Open Door Baptist Church maging sa Quezon City ay magampanan, Panginoon, na maayos sa lahat. Salamat po sa iyo. Pagdalaw din po niyo si Kuya Boy Saliente, si Pastor Boy Saliente, may sakit po siya ngayon na nakita mga tuhod. Nakita na lang muna, Panginoon, maging ang kanilang financial, Panginoon, dalangin po na ikaw nga po siya magkaloob. Provision mo po ang inyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Hindi kay Mark, kay Marvin, at doon po sa isa pa niyang anak na panganay na nasa probinsya. Patuloy niyo po silang samahan, pasok po sa kaligtasan, makasok po po ng kapayapaan, makasok po po Diyos ng ipiyaya. Salamat sa lahat, Panginoon. Ingatan niyo po sila palagi. At maranasan nila, patuloy na pagpapalagi.
gunin po kay Preacher Art. Salamat po sa iyo sa buhay niya. Ang kampanin mo, kampanin niya Panginoon sa mga Bible study. Salamat po at sa kanyang kasipagan. Kasama po si Ate Nori at si Kuya Dani. Salamat po sa mga buhay nila na nagagamit po dito sa mga PS nito. Panginoon, dalahin ko na dagdag na wisdom at kalusugan physically, Panginoon, pang magampanan po yung kanilang mga ministry na inyo po niyatang po sa yung po yung mga unsaved loved ones ay pakidalaw po ninyo, maabot po ng ebanghelyo at makaranas po ng kaligtasan at buhay ng malakasan. Din po ang aming kapatid na si Kuya Edgar, bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, alisin niyo na po yung ubo, Panginoon, at yung kanyang family, nawa, hindi lang si Ate Chona, si Kuya Edgar ang pumunta sa church, kundi po marahin yung mga anak nila, ay kanila din po maisama, at doon ay sama-sama po na maglingkod sa iyo, Panginoon. Yung back pain ni Ate Chona na madalas na bibigay Panginoon ng limitasyon sa pagkilos sa lahat ng kanyang ginagawa. Dalangin ko na alisin niyo nga po yung pagkirot at maging maayos po yung likod niya na magbigay o Diyos ng kagaangan sa kanya po mga ginagawa at higit sa lahat. Ito nga po ay huwag maging headlang para po sa kanyang paglilingkod sa iyo. Pakidalaw din po ninyo si Annalisa at saka po si Jonah na mga pamangkin po ni Ko Edgar na ang isa po rito ay operahan sa kidney. Panginoon, napakalaki pong halaga niyan at maging maayos po yung operasyon, yung bigyan niyo po ang talino ng mga doktor at yung po financial ihanda po ninyo at maging yung donor, Panginoon, ng kidney, Panginoon, ng kanya pong pamangkin ay nawa ay mag-match, Panginoon, para po sa ikagagaling, ikasisigla at ikaayos po ng kanyang pamangkin ito. Maging po yung isa na may tumor, nawa ay makuha ito sa gamot at malusaw po yung bukol sa kanya pong ulo, dakilan Diyos. Panginoon, salamat sa lahat. At alam po namin na ikaw ang siyang bibigay ng solusyon sa lahat, Panginoon, ng aming po mga problema. Tamang sabi mo na lagi kami magagalak dahil sa tulong mo, ang lahat ay may ibsan. Magpasalamat kami lagi sapagkat ito ang inyong kalooban sa amin, ang magpasalamat lagi, Panginoon. At patuloy kaming nanalangin at kami nananampalataya na ang mga panalangin yan ay nasa inyo pong harapan at kalakip ito o Diyos ang inyo pong mahimalang katugunan sa amin po mga panalangin. Tama ang sabi mo, Panginoon, yung mga bagay na imposible, Diyos lang ang makagagawa. At maging ang mga posible, ikaw rin ang gagawa. Kaya salamat po sa iyo, Panginoon. At inaangkin na po namin na katugunan po ninyo ay sumasa amin ng lahat. So, purihin ang pangalan mo. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ay manalangin, patuloy tayo sa ating paglapit sa ating Panginoon Diyos. Salamat pong marami, Panginoon, sa amin pong sama-samang pananalangin. Salamat po, Diyos, na ikong patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. You are at work in our lives. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong pagkilos sa bawat sambahayan, bawat pamilya, sa bawat buhay. Lord, ang aming panalangin ay patuloy na ang iyong nais na mangyari sa buhay namin ang magandang. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang maturihan. May kahilingan sa panalangin, Panginoon, si John Eric na nakasama namin ng linggo. Magka-baby pa siya ulit at yung kanyang trabaho sa real estate. Business help ng family niya, Lord, I pray, ikaw po ang magbigay ng tugon, Panginoon. Iniadalain ko rin po, Diyos, maging ang kanyang
kalusugan, hawakan mo. Maging Panginoon yung kanyang wife, maging yung pag-aaral ni Audrey at Lucas, at yung mga travel niya araw-araw. Hindi Panginoon si MJ, yung kanyang kahilingan, na patungkol sa kanyang ina-apply abroad, mangyari ng talagang. At hindi po si Liza, ay yung kanyang prayer para sa kanyang mga pamilya, at yung work niya Panginoon, tingin mo siya ng mga ito. Kliyente, maging si Oliver, ay yung kanyang pamilya ay patuloy pong kumilos ka sa buhay nila. At na kung saan ay what they really need is Jesus in their lives. And I pray God for Darren and si Darren. Pipuin mo yung pagpala mong kamay, pagalingin sa kanyang karamdaman. Mandaki na namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa. At ang kalusugan ni Preacher Eric, patuloy mo siyang ituin, maging si Banji, maging yung apo nila, yung EJ. Lahat ng iyan, Panginoon, mayroong bang pinangyayari mo dahil mayroong may mga kaganapan sa aming buhay na bakit nangyayari pero mayroong nangyayari. Naway kami lamang ay lagi magtailali, magpasapot po sa iyo. Na kilalanin namin, Panginoon, na ikaw po ang hawak sa lahat, may control ng lahat. Naway aming ibaksi ang mga parte o bahagi ng pride sa buhay namin. At maghari ang kababaang loob sa buhay namin sa puso namin. Dahil binibiyayaan mo, Diyos, yung nagpapakumabalas sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kami sa iyo lamang umaasa. Maasa sa katagumpayan ng gawain, paglabo ng gawain, ang pagpapalakas sa pagpapalataya, na lahat ng iyong Panginoon ay dahil sa biyaya. Biyaya, kinahabagan mo kami. Kahabagan niyo po ang bawat isa. Kahabagan niyo po yung mga pinatitiray namin. Kahabagan niyo po ang maraming mga tao sa aming lugar, sa kalahatan, sa buong siyudad, sa buong siyudad. At ang awa o Diyos, kahabagan po yung magdadala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa pagliligtas mo sa mga babayan natin. Lord, salamat po. At sa aming pamamahingang gabi, bigyan niyo po ang papahingahan at aming mga lupang katawan. At patuloy mo kaming hawakan, gabayan sa bahay. Salamat po Diyos, napakabuti niyo po. At sa lamang Panginoon, amin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at ito po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng pagpupuri. Ito po ang aming sama-samang pagpupuri, pasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus, lahat ay nagsabi na. Amen. At okay. All right po, at magandang gabi sa bawat isa. Good night everyone. So, Pastor. Sunday, bless everyone. Purihin ang Panginoon. God bless. Good night. Good night po. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. God bless everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night po. So, good night. Good night. Good night. Good night. Bless everyone. Good night. Good night.